Live mula sa Webcom PH, narito ang Webcom Kantunan. Comics, kape, kanton, kwentuhan, at iba pa, live! So, play ko na lang uli. Dali. Live mula sa Webcom PH, narito ang Webcom Kantunan. Comics, yun. Kape, kanton, kwentuhan, at iba pa. At iba pa. Live. Yan. Okay ba intro natin? Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Live po tayo. So, alas 8 na. Webcom Kantunan na. So, sa ngayong gabi po ay meron tayong ilan ba tayo lahat? 5 na members sa ating podcast. So, ako po ang inyong admin Oyams, JP Oyams, ang inyong bobo host sa gabing ito, as always. At ako yung magdadrive sa ating podcast. So, kasama natin itong nasa katabi ko sa screen ay si TLC, si Admin Mochi. At yung nasa baba ko, ang ating pinaka-bagong-bagong guest or bagong-bagong host, si Mamuchu! Woohoo! Nasa ba yung clap? Yep, pa naman sign of effects na small. Dapat merong clap. Yun! At syempre, kasama natin ngayong gabi si Mike D. Antithesis, ang ating host. What's up? Okay. So, ano bang ating ganap ngayong gabi na to? So, ano ba? Meron ba kayong... introduce nyo muna siguro ang sarili nyo. Mamuchu. Hindi ka nila kilala ko. So, kung pwedeng... Salamat po. So, ang atin pong special guest ngayon ay siyempre walang iba kundi si Raymart Bayang ng Monster series. Woo! Kimuchi?
Kumusta ka, Raymart, dyan? Ganda ng hair? So nga, naka-forma ka ngayong gabi, ah. Forma-forma ka dyan. Wala kang audio. Okay, teka muna. Baka wala din tayong audio lahat. Sandali lang. okay. Teka muna. Baka mayroon tayong technical issue dahil lang inyong bobo host ay... Hello? Pakinig nyo na. Oh, mga bobo host talaga. Wagas eh. Ayan. Siguro... Okay. Tayo nga uli magsalita. Ayun. Meron na siguro. Nasa ba sa streaming? Ayun, sabi nila sa chat, host, walang naririnig, walang audio si Sir Bayang at si Sir Banks. Mukhang ako lang yata yung may audio. Pero sa tingin ko meron na ngayon dahil na-set up ko na siya. Sorry na hindi ko na-set up kasi yung sa PC sound eh. Ano ba nakakahiya? Sayang. Inaasahan yung tribo natin. Sayang ba yung intro ko? Inaasahan yung tribo natin. Okay. Kaya mo sila. Dito talaga pag ano, hindi rin gumagana yung shot. Yun. Ayan. O sige, take ko tayo, take two. So, magandang gabi. Ito po ang webcom kantunan. Sorry at walang PC sound kanina yung mga host. So, introduce ko ulit si Admin Mochi na nakahiga ngayon at si Sir Shin Mamochu. Kumusta ka, sir? Mabuti naman. At kinagagala ko na maging parte ng itong programa na to. Okay. Ano tayo sa sound effect? Kinig ko yung sound effect. Oo nga, malakas. Pati si Sir Mike D, syempre, ang ating host. At bagong-bago yung kanyang mic. At meron siyang dalang Barbie. Kuchinta. Barbie kuchinta. Ayan, si Mochi meron siyang Barbie dala doon. Okay. At syempre, ang ating... Alam niyo na. Ang ating special guest ngayong gabi na to, na kanina hindi natin narinig, si Raymart Bayang. Hello po! Hello po! Enjoy! Okay, siguro rinig nyo na. Paka-check naman sa mga nanonood. Pensa na po. Okay. So, start na tayo. Sa unang part ng ating program ay interview kay Sir Bayang about gusto natin siyang makilala ng lubos. So, siya magiting na creator sa webcomph.com. Siya ang creator ng Monster. So siya yung pinakamadaming followers sa website. At siya lagi siya kasama sa sa mga top series natin. So isa siya sa pinakaunang uploader ng ng ating webcomph.com. So gaya ng ordinary interview, can you tell something about yourself, sir? Raymart Bayang. Tell us about yourself, diba? Yeah. Ako po si Raymart Bayang. 17 years old. Nakatira po ako sa Malolos, Bulacan. Undergraduate lang po ako ng HVAC. Saka kulangan ng pera, yun. 9-2 po ako. Ngayon, dati ako nagwo-work as promodizer. And 9-2 dahil sa pandemic ngayong HVAC. Hanggang ngayon, wala pa rin pong work. Kaya... Nagda-drawing na lang po ako dito sa bahay. Kapag natapos na po yung pandemic, siguro mag-i-gaant na lang ulit ako bago. Ganun. Ano pa ba? Nag-aaral po ako sa Bulacan State University dito sa Malolos. First time lang po yung natapos ko. Huye. Kimochi! Ano ba? Try ko lang itong mga sound effects ko. Available ka ba? Yun ang pangalawang tanong dyan. Available ka ba, Tunsoy? Na? Available. Available kang Kimochi. Available na taken na. Available po. Ayan, guys. Lahat ng nag-aangad dyan.
Available ang lang po ano, bonsai namin. Sino ba sa basta may bahay ko. Sino ba sa mga katribo mo? Sino ba sa mga katribo mo ang type mo? Sabihin mo na. Oh, umamin ka na dito. Madami 'we. Madami. Ilan ba chicks sa ano? Ilan ba chicks sa tribo mo? Oy, joke lang. Oh, baka hindi kasi nila alam na ano eh, na single ka, ready to mingle eh. Oh, yan daw na sarili mo, bunsoy. Oh. Alam ko lang kung may bahay lupa sila. Naka naman eh, pangarap. Pangarap din. Then, pangarap pala to. Practical lang, practical. Basta very nice lupa. Prerequisite. Tama, practical. Good thinking. Hanapin natin yung series niya dito. So, ano ang, may tanong ako sa'yo, ano, Raymart, paano mo nakita, yes, or paano mo na-discover yung webcom? San, ano? May isang lalaki nag-PM sa akin, sali daw ako dito sa group na to. Tapos, habang nakasali ako sa group na yon, may isang nag-share sa isang group na yon. May nakakatatak na webcom. Then, curious ako kung ano yun. Then, sinerge ko. Tapos may nakita akong page. Tapos may Facebook sila na group. Kaya sumali ako. Ganun. Yung nakita ko yung group na yon, syempre, ano, parang group sila na parang tawag dito. Basta group. Group sila na magkakasama, ganun, parang group na parang tawag dito. Basta. Basta group ko lang. Group ko lang. Kasi naman ako sumali, gusto kong sumali kasi may upcoming din akong ginagawang comics. Mm-hmm. Kaya dun, na-discover na webtoons. Kaya gumawa ako agad ng comics. Yun yung the last one na ginawa ko. Tapos sinupload ko sa webtoons. I see. So nakita mo siya, pero matagal mo na bang passion ng comics or nagkaroon ka lang ng ano ng gana ever since nasali ka sa webcom or meron ka na talagang parang inkling na gusto mo maging comic artist bago pa to? Ang totoo niya, gusto ko talaga na ano matapos yung comics ko. Uh-uh. Yun lang. Kasi matagal ko na talaga siyang ginagawa since 2012. Uh-uh. Tapos kaya ako ginawa yung the last one kasi malapit siya sa ending ng kwento ko. Kaya ginawa ko siya. Mm-hmm. Bale, yung passion ko naman sa comics ko, syempre sumikat siya. Tapos magkaroon siya ng animation. Ah, so talagang pinangarap mo siya. So talagang ano, kumbaga passion mo na talagang gumawa ng comics. So tong title na Monster na to, talagang childhood ano mo ba to, project? As in talagang ito yung pinakaunang project mo or meron ka pa ba mga nauna na parang prototype ng monster bago ito? Meron na una. Hindi ko maalala. Hindi mo maalala? Basta di pa ako gumagawa ng comics noon. Basta drawing lang ako. Pero yung may isang kaibigan akong nakita. Gumawa siya ng comics. Doon ko nasimulan siya nagawa ng comics. May na-mention ka din sa interview mo, di ba? Kay Admin Mochi. Na-mention mo na meron kang best friend nung ginagawa mo ang monster. Ano nangyari doon? Anong kwento mo doon? Doon sa best friend mo na yun. Ano ba? Anong kwento nyo doon sa paano nyo ginawa? Oo. Ayun nga, sasabihin ko na rin, yung Shokoy sa drum. Kasi siya talaga yung punot dulo ng Shokoy sa drum eh. Na episode. Oo. Kasi yung unang ginawa niya, Shokoy sa drum, is nakulong siya sa drum. Kaya doon sa kwento ko, nagsimula sa pagdala niya ng ano, galing sa truck. Oo. Kaya doon siya galing sa drum. I see. Hindi, diba? Pero yung best friend mo. Patanong kita sa ano, sa mga influences mo. Ano ba yung mga pinanonood mo na ano, nainganyo ka maging isang ano, comic artist? One Piece. Oo. Halata. So, sobrang nalaman ko na sobrang dami ng episodes eh. Naganahan din ako eh. Lalo na doon sa author, ang sipag niya. Mm-mm. Parang gusto ko siyang gayahin, ganun. Talagang ano, so kapag idol na mo talaga si Eiichiro Oda, kung ganun.
Hindi na raw natutulog eh. Ako na rin, di na rin natutulog. Pati ano eh, parang yung introduction mo sa mga characters, parang halos mala One Piece din eh, di ba? Parang dami characters ng One Piece eh. Parang alam na lang. Pasok na characters, tapos biglang may parang bibila. Parang reference. Doon lang din ako na sana yung mag gumawa ng manga. Kasi yung dati kong comics is pa isa-isa. Isa-isa. Doon lang ako nakakuha ng reference. Parang doon ako na parang natawag dito. Yung nagbago yung drawing ko. Oo. Sa One Piece, okay. Mm-hmm. Bumibili ka rin ng mga manga niya o sa ano lang, online ka lang magbabasa pirated? Online? Opo. Oh. Oy, kaso ngayon may pera ako, may bumili ako ng manga. Oh, kita mo, fan talaga. Ayun. Wala na dating ano, wala na dating ano. Ano yung tao? Tagal na ako naghahanap nun eh. Buti na yun, nahanap ako isa. Saan mo naman nakita yung isang yan? Sa North EDSA. Mm-hmm. North EDSA, anong kwento niya na literature na hawak mo na yan? One Piece, founded North EDSA. How did you get to North EDSA? Paano mo siya, ano? Nahirapan ka bang hanapin yan? Na ano? Paano siya natagpuan? Paano po yung landas ninyo yung comics niya na tika? Ano daw? Paano ba daw ano? Paano mo nakuha yung item mo? Paano mo pinagsagasaan sa North EDSA? Anong kwento? Alay, gumagala lang ako yung day off ko. Nakita ko siya bigla, tapos binili ko agad. Walang dalawang isip. Hindi ako nag-isip, bili ka agad. Ayan ang fan. Ano ah? Lucid moment, yan. Nakakita ng karning dinosaur. Volume ano ba yan? Share ko lang din yung mga mga poster ko dito. Sige. Oh, share mo yun. Yan. Okay. Pasyal mo naman kami. Pasyal mo naman kami sa kwarto mo. Kita nyo ba? Oo, patingin nga. Kaso hindi mo yata pwede buhatin nyo. Ayos lang yan. Pare-pareho tayo mga artist dito. Diba naman ang kwarto ko? Merong ano, may playground to. Ayun, ako tulog. Basura-basura. Oo, sa akin nga rin. Mas wala lang yung kwarto ko. Ito, matagal na itong ano. Ang aking cover, yung gulo din ng kwarto. Yung si kay Mochi, matagal ano? Na rin naka naman ah, yan ang mga poster mo sa ano ah. Yung ano, mga wanted posters nila. Wanted poster. Pero matagal na to eh. Hindi na siya updated. Saka sira-sira na din. 2016 ko siya na nabili. Ay, yung mga una, oo. Siya din, ano, Comic Alley. North EDSA. Ano pang bounty ni Luffy dyan? Anong bounty? Magkano pa? Meron ka ba Luffy? Si Luffy, 500 pa rin. 500? Pang tumanap. Ay, yung pinakauna? 500. Yan ba yung pinakauna? Ay, hindi. Ano, 500 million. May 500 million, no? Kalo 500. Yung keyword niya siya. Kaya nasa, ano na, yung pagkatapos ng Dressrosa. Andito na lang sa God. Malaki na yung bounty niya dun. 500. Pati updated na yung, ano na niya, yung mukha niya dun, eh. Alam ko, eh. In-update na ba yung mukha dun? O, yun pa rin? Hindi ko maalala. Yung pa din, eh. Di pa rin. Yung pa rin yung nakatinan. Kasi ganun din yung post niya. Oo, ganito pa rin yung post niya. Ganun ka ganun. Hindi naman nagbago. Uy, Raymart, habang yes. Nagtutour ka diyan, i-shoutout mo naman yung mga nasa chat, mukha atang gusto kanilang i-notice mo naman daw sila. So, I give you the stage. Hindi ko makita yung comments. Tensya na. Ayos lang. I-shoutout mo lang sila, sabihin mo lang na hello, di ba? Na-notice daw sila eh. Sabi kasi ni I Have Nothing, notice me senpai. I have nothing. Si I Have Nothing, at saka si pwede kong share ng ano? Oh, ang dami na, oh. Tignan mo. Ayan, si Ramonito. Notice me, senpai. Sabi sa'yo. Ako ba yun? Hello, boss. Kung sino... Madami ka ng fans, eh. Pwede ko siguro ipakita yung screen ko. Ayan. Go bro, share screen mo para mas mabasa yung Raymart. Hindi ko rin mabasa. Ang liit. Masyado maliit. Lalo na lumiit eh. Lalo na pinahirapan yung guest eh. Oo nga, huwag na to. Bad idea.
Pasensya na, hindi ko mabasa ang liit. Oh. Pero nakikita ko yung profile picture. Nakita ko doon si Tinola. Oh. Saka si... pangalan nito, si Jun. Sa Lagnaya. Ayan na yung mga katribo mo. I-shout out for mga katribo mo. Shout out mga ka-wolves dyan. Awoo! Marami ako narinig na magagandang ano, ah, bagay tungkol sa ano, ah, sa Wolf Tribe, ah. So keep it up, guys. Sipag ng tribe nyo, marami kayo activities. Oo. Ako sa isang topic kahapon. Ay, kahapon ba 'yon? Bakit nga pala ano, bakit salamat napili, sa... bakit napili mo yung tribe mo? Bakit napili mo yung mga lobo? Lobo ba ang wolf yes, o lobo? Sabi sa balloon. Opo. Kasi ano, 'di ba, mga bawat tribes may iba't ibang genre. So yung wolves daw shonen, kaya sumali ako doon. O nagkataon. Maganda na. Nagkataon na nagkatipon-tipon yung mga shonen fans. Mga shonen creators pala. Nabi ko sa kanila kapag di sila nanonood, di ko na sila bati. Okay. Ay, ganun! Pagpanta ka pala! I like that. Sige, pagpatuloy mo lang. Oo nga, nag-message siya si June R.A. Salisid, woof woof daw. Si June R.A. Saragnayan, idol ko yan. Si Saragnayan. Oo, malupit din ang drawing nito, si Saragnayan. At si Tinola ba? Tinola, ka-wolf mo ba ito? Oo, si Tinola. Tinola. Si Tinola. Tinola. Kawal pa ba ito? Hindi ba Python to? Python yan. Python pala, sorry. Sorry, Tinola. Python nga si pala. Tsaka si, Nicole. Si Nicole. Pinanonood kita Nicole. Hi, Nicole. Pusta na yun. Miss mo na ba eh? Yun. Ate, kami hindi ka mo ba nangyayari sa mga ano? Wala po. Para close kayo ni Nicola, para lagi kayo nag-uusap sa ano eh. Lagi kayo nagkaka-istoryahan sa Discord eh. Hoy, akin si Tinola, sabi ni Nicole Ramos. Girl, sabi ni Nicole. yan ang masasaya yung mga tribes namin eh. Ang tahimik lang talaga yung tribe namin, yung mga rabbits. Hindi pa masyadong nag-aano pa lang, busy pa lang sa pag-rabbit. First three. Mag-uusap tayo mamaya tungkol dyan, David. Kailangan natin mag-level up sa rabbit para ano. Yes. Pero yun, mamaya kakasok siguro yung ano. Yung... Speaking of mga tribes, tawag dito. Speaking of tribes, ano ba position ni Raymart sa ano? Sa Wolf Tribe? Alam mo ba yun? Marami akong tanong. Member ka ba o ano ka ba? Member ka ba? Ah, member ka lang. Ayoko maging leader sa ulo. parang sa amin, hindi ko na... Ako hindi na to, parang bunso ko to eh. Tama siya mag-isip eh. Alam niya na huwag kang maging leader sa ulo yan pag ano ka, comic artist ka eh. Kami ko lang problema, dadagdag pa. dagdag pa sa admin, sa admin job. Okay, so, meron pa ba kayong tanong about sa personalan na question kay Raymart? O pwede na nating start yung pinakahihintay ng mga fans? Tanong lang po guys, huwag kayo mahiya. meron pa ako isang huling tanong para sa kayo, Raymart. Ngayon, fully member ka na ng Webcom at hindi lang yon, kilala ka na rin. Napanood kita lumaki sa Webcom, wag ka magsalita ng ganyan. Saan mo nakikita yung sarili mo in 5 years dito sa Webcom? Mayroon ka bang na ibang series or talagang eto talaga yung pagtutuunan mo ng pansin? Yes. Sikat na talaga yung Monster. Dami ng views, 1 million. Isang million pixels. Galap ko to eh. Shonen mentality. Among dadami yung view. Oo. Like, kagaya nga ng espera ko kay Ichiro Oda, nasa isang series lang siya. Naka-focus. Kaya isang series lang ako
nakaka-focus. Oh, yun lang yata ang series niya eh. Yun lang yata yung gusto niyang gawin, yeah. Yung One Piece. Tapos kaya, after daw nun wala na. Kaya itanong ko nga eh, na ano, within 5 years ba meron siyang magiging mga bagong ano, nakikita ba niya sarili niya na mag-divert sa ibang project or talagang pagpapatuloy lang niya talaga to na katulad ni Eiichiro Oda na pang ilang chapter na tayo sa 900 plus na yung One Piece eh. Diyos ko, tinalag-tragan ko eh, no? Abutan ko siya. ang tanong doon, si Eiichiro ba ang may gusto noon or yung mga editors niya, di ba? Yun ang tanong. Oo nga eh. Dahil siyempre sikat ng One Piece eh. Teka, ano yun, Raymart? Inspired lang po ako sa mga readers. Kung madaming readers talaga, mas gaganahan akong gumawa. Oh, yan. Oh, tama. Narinig niya yan, guys, ha? So the more na ano magbabasa ng ano ng kanyang mga ano, the more na may inspired siya. So guys, basa lang. Na. Pag may time, basa lang. Basa-basa lang. Mm-hmm. May isa pa akong may isa pa akong tanong bago ka kumanta. Kanino mo gustong i-dedicate yung sunod mong kanta na sa, yes. Sa karaoke? Kanino mo gustong i-dedicate? Na pag-isipan niya na. Ano bang, hindi ko pa nga alam yung kakantahin niya, pero... Nicole. Tako na lang natin sa pangalang ano, Nicole ba? Nicole. Yung Nicole kasi, kapangalan niya yung crush ko. Ayun pala, kaya pala. O, kapangalan o... Kapangalan o... Iba ka tayong love team. Ano? O, kayo ha. May mga namumuo pala dito sa mga tripo. Ano ba yung magandang ano dyan? Ray Cole or ni Mart? Pinagsama ko lang yung Ray Cole. Ray Cole pwede. Ray Cole na lang. Pero pili ko love triangle sila yung Tinola eh. Si Tinola o. Oh. Nakala. Si Tinola kasama. Nasaan na ba yung baril ko? Hindi ba hiniram ni Corum? Ni Corum Preso. Nakakalimuto ko yung aking funny effects eh. At may ganun tayo. O yun. Lahat, okay. Lahat nyo na lang pinapare sa akin. Ayaw mo nun, Nicole. Hindi naman ako choosy eh. Oo, kita mo naman o. Oh. Hindi naman daw siya choosy eh. Basta may bahay at lupa lang. O yun lang. May bahay at lupa ka ba? Pinaka-importante sa lahat yun. Oo. So, ang tanong, ano ang... tayo muna, meron ba ba kayong tanong o... Ano? Ako na, itanong ko na yung sa akin. O kayo, wala yung sa akin, ito? Para dun sa content eh. For star ng kantahan, yung aking mga natatanong. Oh. Okay, so... Wala silang tanong na. Walang tanong, okay, cool. Sa mga ano ba... wala ba sa chat ba? Gusto ba nila magtanong? Ba? Sa chat ba? Wala bang nagtatanong? Medyo sa baba guys, meron ba kayong tanong para sa ating ano, sa ating guest ni MPP? Maliban sa kanyang love life na na-expose na ngayon. Tama. Okay, dahil si Admin Mot, naglalaro na kanyang barley. Naglalaro na kanyang sarili. Ako na muna yung babasa nung nasunting. Sige. Thread. Okay. Forma. From Alvin Martinez, Ray Gam, yun daw. Nick Mart. From Nick Mart. Yeah. shout out to Python Club. From Compendio Aljane. Bukod siguro dun sa bahay at lupa, you should add bigas sa prerequisites. Parang ayuda very lang. Nice. Ayuda ba yan? Bigas, village daw. Tanong ni Eric, village ni Raymart Baya. As mentioned kanina, it's 17 if I'm not mistaken. Oh. And pwede ba gawan ng theory? Tanong ni Feriol Fall Person Balisi. Ano daw yun? Pwede ka bang gawan ng theory? Ano ba yun? Ibig niyo sabihin ano ba? Not sure. And yeah, one more... Theory or some thesis or something. Theory. Ay, Malvin Martinez, ano daw ang favorite mong flavor ng pancit canton? Oy. Sweet and spicy. Sweet and spicy. Sweet and spicy. Yes, ayun. Sweet and spicy.
Nicole, magsahing ka na. Kung may crush ka daw, bakit daw si Nicole? Ano yung daw? Yung crush yung si Nicole? Iba yung pagkakarinig ko eh. Okay, cool. Yung crush ko, hindi si Nicole na nasa snake, ay sa phantom. Ay, Python, ano ba tawag doon? Matalini po ka, Butsoy. Nauutal ka, Butsoy eh. Nauutal ka eh. Wala lang yun. Sinyalis yan. Oh, yung crush ko, ano siya, mabait, masungit, tapos medyo famous siya eh. Madaming likes sa Facebook. Tapos yung sa Python naman, mabait siya. Mabait siya. Mabait siya. Yun. Pinapuwisan, no? Mainit talaga dito. Mabait. Oh, magtanggal ka siguro muna ng ano, tapos ka muna ng polo mo. Oh. Electric fan ka ba diyan? Ako eh, kaya nagsuot ako nito. Ah, meron po. Ah, para nagiinit ka diyan eh. Kaya pa may nakatubo ko eh. Okay, so ano bang mga mamaya lumayas yan? Oh. Hawak mo lang dito. Kaya nga po lagi ako nagsusuklay eh. Tumataas kasi. Oh. Okay, so ano ba? Sanay na ako sa ganyan, alam mo yan. By the looks of it, wala nang tanong. Ganun-ganun ka lagi. Okay, so next question. Ano ang ating kakanta? Ano ang kakantunin? Ano ang kakantahin pala? Sorry. Ano ang ating kakantahin? Yeah. Inyong spell at aking era right. Bale. Ano? Pinag-decision na ng no pressure. Sa linggo na nakakaraan. Bale, ano siya, 10th anniversary ng ano nila, album ng Hybrid Theory. Ayun. Kaya, Hybrid Theory. Kaya kakatayin ko is In The End. Linkin Park. In The End, karaoke. Katribo nga kita. In The End, End of the Road ng Boyz II Men ba yun? Hanapin ko pa. Linkin Park po. Linkin Park. Linkin Park. I tried so hard. It goes with one. Linkin Park in the It goes with one. Oo. Okay, siguro ito yun. Tema na, test lang muna natin kung okay yung ano ha. Ano ba yung pag-rap ka rin ba mag-soy? Tema na natin na. Siya, ano siya, karaoke version siya. So, hindi siya tayo mga copyright strike. Okay, di so... Di ba magkakadelay? Ang bali, ano... Akala ko ba, sing and dance? Sing and dance? Buti may naalala mo, sing and dance. Yung Barbie, pasayawin mo. Pasensya na po, nakainip na ko eh. Oh. Kung hindi po ako kaya pong pwede ako sumayaw. Kahit yung hand na lang, yung gumagano, ano? Teka muna, nabubiyo mo ba ano, yung pangalan nito, Watch Together? Apa. So pag tinry ko to, yun, sabay sa'yo, tapos sabay ka lang. Okay. Okay po. Sige, play mo lang, play mo siya, kung ready ka na. Okay. Pwede mo siyang i-play kung gusto mo. Ako ba mag-click? Click mo na. Yes, para ready ka na. Ready ka na, go lang. Go. Ika na ba? So ladies and gentlemen, Raymart Bayang. Game. Sensya na, di ako makakasigaw ah. Okay lang yan, basta kompleto yung track. Ano na nagang yata siya? Wait lang. Okay, repeat mo lang. Gusto mo? San Francisco plane a few times. All I know, the time is a valuable thing. What you fly by is a better with a swing. What you count down to the end of the day, the clock ticks not away. It's so unreal. Think, look out below. Watch the time blow right out the window. And try to hold on. The didn't even know I wasted it all. Just watch you go. I kept everything inside, you know, I tried. It all fell apart.
What I meant to be when eventually it'll be a memory of the time I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. I don't know why it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm trying to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised you got so thin. I'm prepared to wear the board. You need me to recognize me anymore. I thought you need back then, but it all comes back to me. In the end, I kept everything inside me. No, I tried, it all fell apart. What it meant to me when eventually it'd be a memory of the time I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. With my trust in you, as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I put my trust in you. As far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. Tried so hard and got so far. Yes, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Sensya na ako, wala akong naririnig na tunog. Wala ko yun. Baka naka ano, baka naka mababa yung volume nung ano. Ayos lang yan. You, okay, you did your best. Oh, good job. Good job. Before, ano lang, madami na nagtatanong dun sa comment section. Mm-hmm. Ano yung dahilan at nagwawala sa May joke! Okay. Yes, bakit nagwawala naman, talaga. So ano, bakit naman yung in the end yung na-dedicate mo kay Nicole? Ay, hola! Sunod na song pa yun. Sunod na song pa. Okay, yung sa pero itong nito. Ito sa susunod. Okay, so ano ba sunod? Moving on tayo dun sa kanyang storyline ng kanyang series Monster. Pero teka muna, meron pa tayong news pala. Yeah, and before we from our admin JP. Oh, so may ilang announcements. Important announcements. Go on, you splash. Paso. Excuse me po. TV. So, yun, habang ano, nagpapahinga si Sir Raymart, ano bang aking babalita? Kaya muna, nasa na ba yung listahan ko? Pepe natin. So ang ating balita ngayong araw na ito sa ating webcomph.com ay tungkol sa Halloween banner update. So teka muna, share ko sa ating mga ka-host para makita nila yung mga pinagagawa ko. Sige. Window. Okay. Hindi nila siguro ano nilang okay cool
Maliit. Maliit ba? Sorry, dahil kailangan kasi ano eh. Tama na, lalakhan ko ng konti siguro. Zoom na lang. Ay, lumaki yan. Sobra. Ayun. pwede ko sigurong i-zoom. Zoom. Yan, zoom. Yan. Yan, nababasa na. Yeah, control plus pa. Okay. So, si Admin Jam ay may pakulo na Halloween banner. So, sa November, meron tayong Halloween event. So, nire-request siya na mga members na mag-submit ng kanilang mga Aussie. Drawing yung kanilang Aussie na naka-costume ng pang-Halloween. So, may mga nag-submit na. So, gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga creators na nag-submit. Yes. So, try natin itong pakita siguro. Zoom natin. Pakita ko lang yung screen natin para makita ng mga viewers natin ng mga drawings. Yun. Talakahan ko to. Yan. Sa lahat ng mga nagpadala ka nilang mga entries, good job, guys. Ako, arigato. So, papadaanan ko lang ito. Ang mga drawings natin. So, meron tayong masabang natin. Pwede lang, ayos ko lang ito ng size. Siguro yung pinakamalaki mo. Yan na lang talaga may bubuga eh. Oo, yan na lang. Okay, cool. So, nagpasa na po si Jenny Marquez. Ito, si Peaceful Ignorance. So, ang costume niya ay As Annoying Witch. As Annoying Witch. Tapos meron si Sarah ng Aquitos. So, ano ba to? As... Hindi ko mabasa talaga eh. Dabon na lang ako mga konti. Ayun. Kailangan kong i-adjust lang yung screen natin. Nalakang ko na. Sarah as Pennywise of It. Yeah, tama ba yung masa? Yun, medyo malinaw na. So, si Sarah, oh yeah, Pennywise. Quietus as Pennywise of It. Okay. Si Moe Darkheim and Blood Greystone ng Sira the Vampire's Classes. Sila ay Egyptian Mummy and Headless Horseman. Okay to ah. Pugot. Pulong pugot. So si Queen Nefertiti, Azeroth, ng Azeroth, so as she-devil. Okay, she-devil. Okay, forma, para siyang ano, devil talaga, meron siyang trident. So ang next one ay si Seth and Hyde, ng When Angels Learn to Fall. So Ghostbuster siya, Shanky, Hestiak. Kingdom, the Red Stream of Pain, as Giant Shi, Chinese Happing Song. Okay. Ah, okay. Sa Ragnarok to eh. Tandaan nyo ba sa Ragnarok? Yung parang Mongun ba yun? Mongun and Muna. Sa Chinese, Jiang Xiu. Oo, siya yun. Nana and Sam, the Seven Kingdom, as White Wolf, Succubus. Sexy. Basta sumukubo, sexy yun eh. So, si Ragnarok... May ihihin yung isa dyan. Oo, oh, ihihin na. Isa, parang wala niya ng bago. Nakita ko yung Arinole. Wala na. Paalis ay hihihin na o ano na, L na siguro. Ito ba na ganito? Hindi na pinghilin yung kimochi. Oh, kimochi. Kimochi! Okay, so si Ragnarok Alden Prime. Siyempre ng Ragnarok the Night, meron siya as Pirate Captain. Okay? Parang walang pinagbago eh, sa series niyo eh. Oo! Oh, ano pa rin? Ano pa rin halos yung costume. Oh, pero good job. At, oha, yung salag na yan, yung tropa mo. Yan, okay. Idol ko yan. Baka hindi nila makikita, move ko ng konti. Okay. So siya si ano, as Grim Reaper. Okay. Para may pagka-Ichigo yung dating niya ng bleach, may mask siya. Parang Shinigami. No, Shinigami. Oh. Oh. So next one, ito favorite ko to. Hindi ko pala may isum. Pero ayos ah. Parang kasulat niya si Kaloy. Ng Admira,
a zombie eating isaw. Di ba? Isaw kaya ng ano to, tao ano? Gusto ko yung attitude niyan eh. Kito talaga. Pati talaga nga naka-ano siya, yung nakaganon talaga sa ano eh. So, inaalo ko siguro, tinan mo yung ano, gusto mo? Gusto mo? Isaw? Isaw ng tao. Gusto mo ng testing. Hindi pa ata luto eh, kaya kita mo makunat eh. Ito ba? Parang goma. Meron pang laman. Walang halbot. May pupo pa yan sa loob siguro, kaya ano. Pa, eh, pa, mas masarap, hindi mo aling mo nun. So, ayun, syempre, si Little Monster ni Raymart Bayam. So, yes! Woohoo! Na, parang pakulong na. Okay. Nakarin! Nakarin talaga eh. So, we'll care. Ano siya, naka-ano siya, hawak din ang ano niya. Ay, grabe! MTR yan eh. MTR post yan. Ikaw na. At syempre, itong sa akin, si Kiryo Singh ng Mabarambulan. So, naka-jack of pumpkin siya. Si Kiryo, di ba magka-tingitad lang sila Little sa kasi Kiros? Oo, pero mas Little siya ngayon. Mas bukan Little siya. Unano kasi to eh. Kaya ano eh. 15-year-old na unano. So, naka-jack of pumpkin. Jack of lantern siya. Nakos. Galing umiilaw eh. Umiilaw siya, umikinap. Tapos si Lisa Kurak Kikori ng My Uncle is a Missing Legendary Hero So I Went Out to Find Him. So yun ang title ng series niya. So as we yun ang title. Yun ang title. Mahaba yung title. Siya yung pinakamahabang title sa akin. So web ko. Abang, okay to. Basahin yung mga natin. Oo. At si Ace Abelera ng Takipsinin. So ang question niya ay as goddess Nephthys. Wow, naman siya. Siya lang yung single. Oo, siya lang yung single. Wala siyang kapartner. At ano siya? Ano ba ito? Egyptian team? Oh, ancient Egypt team. Ancient Egypt. At si Renz, ng BB Jane ng I Love You. So, as werewolf and witch. So, werewolf and witch. Ito to. Kimochi! At, ito, kimochi din to. Kimochi! Kawaii! Hindi na pa ako nakatingin dyan eh. Oo, ano? Nabinigurado ako eh. Tama ba yung nakikita ko? Oo, tama. Oo, si Jovi Ruiz and Chelsea Javier ng yeah, Manila Chinese Stories ni Kalia Avenue. So, as Grim Reaper and Succubus. Mm-hmm. Ang next naman ay si Ivan and Mirasol ng Stories from the Heart. So, as Wizard of Oz, Scarecrow, and Dorothy. Ah, okay. Dorothy. Okay, cool. Galing. Kailan pa ba ito? Tignan natin. Makaibang picture lumabas. Kasi dito lang. Sige, ito na lang sa ito. Meron pa akong na-skip. Let's go! Let's go! Ito, si ano, kay Admin Jam, si Ann, si Saiza. Elsa. Elsa po. Si Elsa Frozen. I don't wanna draw I don't wanna draw anymore. Pero sexy, sexy na dito. Pag nasa gitna ng gitna ng kanta mo, let it go. Dapat gumagalon pa ng di ba ganun. Oo. Pero sexy. Sinatabi mo lahat ng pahina. Oo. Pero teka muna, hindi pa nakita sa streaming to. Natakipan, sorry ha. Ito, si ano, si Ivan and Mirasol. Sorry, natakipan siya sa screen. Move ko nga ng konti. Sige, sige. So, yan. Ito siya natakipan din. Itong kay Lisa. Kuna, si talaga gusto ko talaga yun. Okay. At siya nagdayan. Okay. Kanina kasi may takip to ba? Natakipan kanina. Sorry naman. Oh, ito. Okay, si... So, ano. Ang sunod naman ni si Mooney ng Mooney Time as Mad Hatter.
Saan yung Mad Hatter? Saan ba to? Sa Johnny Depp? Ano? The Wizard of Oz. Ay, Wizard of Oz. Alice in Wonderland. Alice in Wonderland. Ah, okay. Ah, oo nga. Siya pala yun. Okay. Oo, Mad Hatter. Mad Hatter. Mad Hatter, okay. So, Be the Mad Hatter. Oh. Ito naman si Rodrigo Alon o Alon, also known as Pagsik ng Conqueror. So, ang costume niya is si Jack o Lantern. So, same lang sa akin, kaso talagang mas malupit ko sa kanya dahil siya mismo yung Jack o Lantern. Pumpkinhead. Pumpkinhead. Parang iba yung Jack o Lantern. Yung iba yung pagkakasabi niya na yun, hindi yung Jack o Lantern eh. Merong ano eh. Jack o Lantern. Iris Trinidad ng Iris, the girl from the flower shop. So, as Goth Lolita. Hinawak siya na bungo. At ito siguro yung last na. Si Kira and Fermi. Oh, hi! Ng Peace of, so as Mage and Werewolf. Okay, maling. Pink na Werewolf. Pati puntot pink. Ito naman si Larry, ano ba siya? Godzilla. Larry the Reptile. Godzilla pala to. Dahil ano siya eh, parang mayroon siya bulan eh. Cute ang cute. Okay, ito yung galing. At last but not least, Clara Floros ng Gods and Demons as Seductive Witch. Okay, sexy. Kimochi! Okay, dahil ang sexy siya. Okay. So ito na yung ano, salamat po sa mga nag-submit. So, ongoing pa rin yung ano, ongoing pa rin yung event. So, submit lang kayo dahil hanggang October 25. Tama ba? May tanong ako, JT. Pwede ba mag-submit yung isang tao ng hindi niya series, kumbaga parang fan art, nung sabihin natin character from a different series tapos siya? Ah, may nagtanong yan. Ang sabi ni Jack ay dapat daw may series. Ay, dapat may series. Okay. Dapat may series siya muna sa webcom PH. Di sayang eh, kasi plano ko pa na may drawing yung ano, yung mga characters ni Michael eh. Tapos ilang chili stories eh. Drawing mo yung characters ng ano, ng iba, ng ibang series. Oo, characters ng iba. Oo. Ah, pwede siguro. Oo. Pwede ba? Kasi yung either plano ko eh, either siya or DK yung ano eh, mga characters ni Raymond eh. Ah, i-check natin kay Jam, pero alam ko pwede. Ah, pwede ba? So, sige. Hindi, akala ko kasi series mo eh, pero series pa. Ay, hindi. Kung existing series na. Oo. Sige ko pwede naman, pwede siguro siya. Check natin kay Jam. Yep. Okay, cool. Para at least ano kasi kung magagawa natin ng ganun yun, yung mga iba na wala pang series, gusto nila mag-submit, lalo na yung mga wala pang series sa mga kanya-kanyang tribe, at least magkaroon silang incentive na meron silang ma-drawing at maging active sa tribe nila, di ba? Okay, sige, check natin kay ano, kay ating job at chocolating ko rin 'yo. Okay, ano bang next? So ito na yung ating news para sa mga latest events. So ang next naman ay yun, balik tayo kay ano sa interview. Yes. Sir Raymart, sige. Okay, so ang pag-uusapan natin sa second part ng ating podcast ay tungkol sa series. Yes. Usapan natin yung series ni ano ni Sir Raymart Bayang, ang Monster. Lead up. Mm-hmm. So ano ba ang ano siguro bago kayo mag-start magtanong, ano ba yung synopsis ng Monster, Sir Raymart? Parang summary. Parang yung... Pwede ka rin mag-spoil, pero yun. Ikaw bahala. Basta kung paano may bebenta yung monster, ano yung kwento niya? Short kung version. Mag-pitch ka, paano ba ikukwento yung ano? Mm-hmm. Kung ano ba ang monster? Mm-hmm. Nag-start to nung unang panahon, mm-hmm. yung
Yung unang panahon kasi, payapa mga tao-tao lang din naninirahan sa mundo. Yung wala pang kapangyarihan ganun. Tapos isang bulala ko nang dumating, bumagsak sa mundo. Ayun yung tinatawag na powerful crystal. Na kapangyarihan sa buong kalawakan, sa buong istorya. Nung simulang bumagsak yun sa mundo, biglang yung mga nasinagan nun, biglang nagkaroon ng mga kapangyarihan. Din ganun. Tapos, yung mga nagkaroon ng kapangyarihan, bali ginagamit ng nila pang sarili. Bali, ginagamit ito para sakupin ng mga country, mga bayan, mga ganun. Tapos lumipas sa mga panahon, may isang lalaking tumuklas ng kristal. Isang kristal. Tapos ginamit niya ito para kunin lahat ng kapangyarihan ng kristal. Bali, yun. Nagkaroon siya ng pinakamalakas na makapangyarihan. Tapos tinuturian siyang God of Monster. Bali sa kapangyarihan niya yun, kaya niyang wasakin ang buong mundo. Tapos nagkaharian niya ng buong mundo. Tapos may lumipas sa mga taon, mga 15 years, may isang lalaking tinanganak. Yung taglay lahat ng mga kapangyarihan niya. Tapos habang lumaki siya, narito. Habang lumalaki siya, kaya comics. Tawag dito. Sorry, mayroong napindot yung button. Aktiba pa. Live. Napindot ko yung voice niya. No? Okay. Okay, tuloy ka lang. Sige, pagpatuloy mo lang. Tuloy mo lang. Bali, lumaki siya. Bali, kailangan niyang harapin yung... Kaya siya binigyan ng kapangyarihan para talunin yung God of Monster. Natagumpay naman siya. Bali, yung natalo niya yung God of Monster, nasira niya yung powerful crystal. Tapos nahati ito sa anim at tumalsik sa iba't ibang lugar. Di na masabi kung saan lugar. Pero tapos yung isang nagkaroon ng lahat ng kapangyarihan, gumawa siya ng iba't ibang mundo. Bali, doon nila tinalsik yung mga mayroong kapangyarihan. Tapos sa ngayon, tapos doon, di na siya nagpakita muli. Tapos, wait lang, kinakabahan ako eh. Okay lang yun, relax ka lang. Sorry, kaya mo yan. You got this. Ano lang, istorya mo lang yung ano lang, yung parang shortcut lang. Yung kwento ko kasi yun lang talaga yung kaya ko explain. Bali doon bumalik na sa dating mundo, tapos yung mga merong kapangyarihan tinatawag na nilang monster, tapos pinapatapon na nila sa ibang mundo, ibang dimension, parang ganun. Tapos yung may kapangyarihan ulit yung para siyang avatar ganun. Nawala siya bigla. Di nila alam kung saan siya nagpunta. Tapos lumipas ng mga maraming taon, pinaanak siya ulit. Nakita siya sa bundok. Isang dating pirata nakakita sa kanya. Pinalaki siya. Tapos namatay yung umampun sa kanya dahil nalaman ng inaalagaan niya isang monster. Kasi dapat lahat ng monster pinapatapon doon sa mga iba't ibang outer world. Bale, bawal sa kanila ang monster kasi kapag nakakita sila ng ganun, pinapatay nila. So, yun. Bale, lumaki na si Little. Nakahanap siya ng kaibigan niya. Meron din siyang nakatagpo ng kasing mayroon din siyang kapangyarihan. Bale, doon na nagsimula ang monster sa kwento. Ang ganun. Tapos yung kwento naman ng monster is para siyang tagapagligtas. Parang Justice League ganun. Parang kapag may gugulo sa bayan, doon sila susugod. Parang ganun. Ma-explain. Pero kasi yung bawat arc yung nilalagyan ko ng kwento, bali yung bawat arc kasi, yun yung pinofocus ko. Bali sa una kong arc is The Electric Phantom, kung saan nagkaroon ng isang multo. Ito na sumasanib. Sa isang tao,
meron siyang nararamdamang bigat na galit. Doon niya sinasaniban. Yun yung chapter 1, tama ba? The Electric Phantom. Oh, okay, cool. Yan. Sa Electric Phantom naman po, bali, isang kaibigan na sinaniban ng isang masamang espiritu kung bakit siya naging ganung masama. Bali, paano nila ito mapipigilan? Bali, hanapin lang nila ang temple. Sinasabi ni Vampira. So yung episode ano ya, yung chapter or episode 1 mo. So parang ano siya eh, parang meron siyang panaginip, di ba, ng nangyari dun sa story. Na parang ano nga wala yung panaginip na to, anong nangyari dito? Bali yung kung isang page na yan, yung nakikita ko is ano siya, throwback po siya. Tapos pagkatapos opening ng chapter 1, panaginip po 'yon. Bali na panaginip po yung may mangyayaring masama sa kanila saka pagta-trader ni isang kaibigan si Robotron. So ano po, okay. Spoiler alert lang po ha about dito sa episode 1. Nerd, mangyayari yung panaginip, parang ganoon. Apo, parang ganoon po. Parang binalaan na po siya sa panaginip na magkakaroon po ng matinding ibanat yan. Nakita nyo ba yung screen ko na binabrowse ko? Oo naman. Okay, yes, cool. Ito yun. Ito yung ano niya, episode 1 niya. Medyo papadaanan ko lang. Ito, mga pinagpapatay niya yung mga ano eh, yung mga kasamahan nito eh. Pasensya na po sa gawa ko niyan. Matagal na po kasing gawa ko yan eh. Oh, okay daw. Okay kaya. Okay kaya. Memorable sa akin tong mga pages mo na to. 2015 ko po yung ginawa. 2015? Okay kaya. But ito naman, ito yung tanong ko regarding sa andiyan na yung plot, andiyan na yung I have a question about past. I mean, yes, like you mentioned kanina, si Robot and si Little, I can see yung reference One Piece, Little Day Monster. Yes. But how about yung rest ng crew? As far as I've read up until chapter 3 so far, and I've seen some characters do some Milan group, Kung Kid, Dragon Fury, Harmless, and Len Crew. So the question is, ano yung naging influence or ano yung point of reference for the character names? Bale, yung si Robotron, Dragon Fury, saka si Len, ay si ano, Robotron, gawa-gawa ko lang. Bale, yung si Harmless saka si Len Crew, hindi galing sa akin pangalan yon. Bale, sa ano ko yun, sa kaibigan ko dati. Sa class. Dati kasing ginawa ko yung monster, kami-kami yung gumaganap doon. Bale, ako siyempre yung si Little. Taas ko buko. Ayan. Mukha ko doon. Same here. Oo. Ramdam namin yan. Magka mag-alala, ramdam namin yan. Pari yung best friend ko, Kid. Meron ka din bang jacket na lagi mong sinusuot? Sa same ni... Meron ka din jacket? Oo. Pasalan ko eh. Ito kasing si Little, meron siyang favorite na jacket na nakikita niyo sa screen, na lagi niyo sinusuot. Tapos lagi siyang inaasar ng mga katropa niya dahil lagi daw yung suot niya. Parang uniform niya. Nakita niya lang po sa drawer niya, isa lang po yung talagang damit niya. Isa lang ang damit niya. Galing, oh. So, dito siya unang lumabas, si Little D. Monster. Little D. Monster. I guess that justifies yung acting naisip that parts or some ng eksena is derived or affected ng mga real life na scenario itong nangyayari sa iyo and probably some of the past have referred or influenced ng personalities. Yung ano, yung ibang, may mga eksena dyan na nangyari sa tunay na buhay. Correct? Apo. Okay, sa mga nanunood, try nyong hulaan. My first guess is yung nangyari doon sa tindahan. I think that happened in real life.
Saan po? Yung sa nangyari, team. Yung eksena sa tindahan na sa chapter 3. Nagkamali na kung ano nangyari sa tindahan. Oo po. Ano bang meron sa tindahan na yun? Chapter 3 ba yun? Puntahan niya natin. 1, 2, 3. Ito ba yun? Ano bang chapter 3? Okay, masyado namang spoiler. Chapter 4 yan. Chapter 4 na ba to? Isilipin lang natin ng kaunti. Ano lang. Medyo babado ka. Habang hinahanap ni... Yun. Tindahan. Para meron lang silang makita yung mga nanonood. I have a question. Doon sa start scene ng... Ito yung tindahan scene. Third slide of the chapter. There is this parang school or gate na may nakasulat na MHPNHN. So, ano ibig sabihin ng acronym na yan? Ang guessing is high school. So, ano yung... Anong high school? Okay, so ano yung kabuuan ng ibig sabihin ng MHPNH? Marcelo H. Del Pilar National High School. Alam ng mga taga Malolos yan. Ah, okay. So tunay na ano pala yung setting. Building no? Reference. Ito, tanong. Kinopya ko rin yung buong school. Din ang layout. Good technique yan. Good technique yan. Oh. Pare, hindi ko siya kinopya. Bale, nasa isip ko lang. Tumatak lang sa isip ko, saka dinrowing ko na. Spur of the moment? Ayos. Parang gano'n? Apo. Ito sa ano? Yung ginawa na yung ginawa mo na gano'n. Kasi, if you do yung gano'ng klase na technique, mas madali mo na visualize sa isip mo yung kung ano man yung scenario na gusto mo gawin para sa comic mo. Pati halimbawa yung mga toilet na scene, dapat same na same yung posisyon ng inyodoro. Parang gano'n. Pati ba yung mga nakikita sa toilet? Pati yung nakikita sa toilet. Pwede rin. Oo. Like yung nakasulat dun sa pader, for a good time, call and call next. Yung phone number na. Yung mga vandalism sa ano paderan. Pero na ano, hindi gumagalit. Meron akong tanong dito sa episode 1. Meron dito na scene na meron siyang sinabi na simula ngayon, ikaw na ang aking BFFNA. Ano ba to? Forever and... Masasagot mo ba to o ano ba? May spoil na ba natin sila o sikreto ba to? Na kailangan na... Ano, kailangan nilang mabasa yung episode para malaman ko ano yung sabihin dito. O baka may namiss ako. Ano yun, Limer? Sa bukto pa po yan. Sa bukto pa. Yun, yun pala. Ito yung pinaka... Sa bukto po kasi, magkakaroon ng throwback yung dalawa. Mm-hmm. Kung parang kakilala. At yung storya ni Robotron. Mm-hmm. So, itong maliit na to, itong bata na to, siya si Robotron, di ba? Tama ba? Siya po siya. Siya yun. Yung kanyang kababata, yung best friend niya. Tapos sa nangyari, parang doon sa panaginip niya ay inubos siya lahat ng monster members. Pero yung, ano ba yung mga monster ba, sila ba yung parang, ano, may powers nung sa crystal ba yun? Tama ba? Parang yung monster, ano siya? Pag may power siya, monster siya. Auto, member siya. Tinatawag siya ng monster kapag meron siyang kapangyarihan. Kapangyarihan. Okay. So, ano ba 'yun sa yung power system mo sa lahat ng ano, sa buong mundo? Ano 'yun? Common ba na power 'yun o rare siya na power sa mga tao? Yung monster. Ilan lang sila, bilang lang. Okay, cool. Gets. Mm-hmm. Tapos kasi kapag yung may nalamang may kapangyarihan ng isang tao. Bale, huli nila 'to saka papatayin. Kasi wala na po siyang wala na sa kanilang ano, dimension. Okay. May lumalabas naman pong ibang monster sa iba't ibang lugar. Di na matukoy kung saan siya lumalabas. Kaya may hinahanap din silang ganun. Bale yung ano, yung powers niya, naiipamana siya parang sa mga anak, parang ganun. Tama ba? Bale. Oo.
Bali, si Little kasi, siya yung alamat na may kapangyarihan ng lahat. Parang Avatar, gano'n. Ah, okay. Tapos, naipamana lang dun dito sa kay Little the Monster. Parang, gano'n siguro. Spoiler, sorry. Okay, okay. Marami na rin po nakabasa ng gano'n. Ah. Nasulat mo na rin yata. May tanong ako sa kanya. Ah, bilang bilang isang ano, bilang isang comic artist, meron akong dalawang tanong para sa iyo. Ano yung pinakapaboritong eksena na ginawa mo sa Book 1? Sa Book 1 yung ano, tawag dito yung labanan ni ano, labanan ng monster si Robotron. Yung ganun. Si Robotron. Yung chapter 8 ata 'yan. Ah, 8. Chapter 8. Mm-hmm. Chapter 8 ni Robotron. The monster. Chapter 8, yun. Kailangan nating basahin yung chapter 8. Oh, kailangan natin putahan yun. Kasi ano eh, itong mga tanong ko na to, it will also lead din later on para sa next topic natin, yung mga technicalities eh. Kaya gusto ko rin itanong sa kanya, ano yung paborito niyang scene bilang isang writer or creator na to. And then later on, tatanungin uli natin siya kung ano yung mga paborito niya na ano, through styles and techniques. So, yun. Okay, so ito yung ano chapter 8. So medyo papadaanan ko lang dahil mukha ma-spoil kayo. Ah, okay, cool. Ano pa, may tanong pa ba kayo regarding sa istorya ng Monster the Electric Phantom? Mochi? Ano ba si Mochi? Tulog na ata si Mochi. Yeah. Talunod na. Talunod na si Mochi. May mga may ginagawa na ano mga siguro na, ano? Sinusuklayan niya yung heart. Most likely. So, ito yung favorite mo na na eksena, tong ano ni na Robotron. Pwede sa mga ibang page pa. Ibang page pa. Oh, sige. Opo. E, simulan natin. Tingnan natin. Padaanan lang natin. Hindi man nila mababasa to. So, wala po lang pag-introduce ni Robotron. Doon na po yung favorite kong part. Excited ka ba nung sinulat mo tong part na to? As in, ito ba talaga yung pinaka-aabangan mo? Kasi lahat ng mga comic artists, pag umabot na sila sa pinaka-favorite na eksena nila, parang gusto na lang ilaktawan lahat ng pages, madrawing lang yung scene yun eh. Ito ba yun? Oo nga eh. Hindi po ako ganun eh. Gusto ko kasi ano eh. Ah, hindi ka ba ganun? Okay, minamadali agad. Kaya pangit. Oh. So, huwag ka mag-alala, pare-pareho lang tayo mga artist dito. Maski sumablay tayo, umamin na tayo, ayos lang. Minsan kasi parang, ano ba itong episode ito? Nakakatama yung drawing. Pwede bang yung favorite na episode ko na lang? Oo. Oo, dahil parang yun ba? Parang, ano ba ito? Puro ulo lang. Kasi siya lang puro ulo. Hindi, yung ano. Hindi, yun yung mentality. Yung mentality ng kasi, pag kasi ang dami kong dialogue na kailangan tapusin bago umabot sa punto na sasapakin ng character yung isang character eh. So na-excite sila. Sana nandun na ako sa part na nananapak na ako. Oo, ganun. Yung mismong parang climax o ano na yung main event na nung ano. Yung kasi kahinaan ko. Ah. Mga dialogues. Dialogues. Okay naman oh. Aabot pa kaya tayo? Ano ba sila? Mga estudyante sila, di ba? Ilang taon sila? 15 years old, di ba? Mga ano ba? High school? Bang high school? Si Lito, 15. Yung pinakapasa niya si Kung Fu Kid, 13 years old. Ah, shonen talaga. Dahil na sila eh. Mga teenager. Tama ba? O, tama. O, tama. Gusto ko itong panel na to, ah. I like it. Usahin nyo na lang po kung ano nang, kung ano to. Octopus? Tentacles ba to? Tentacles yata. Ang totoo, wala yan sa script ko. Wala pa yan. Tentacles. Yun ang magaganda. Yung hindi kasama sa ano outline, o lapasari, ilalagay mo. Basta pinaba ko lang po yung kwento, ganun. Pansin ko din sa'yo, mahilig ka sa sound effects na ano, dom, o kaya dom. Tama ba? Dito sa movies, madami ding ano eh. Oh, madaming don, ano. Yung parang kapag ano, yung surprise, dom. Don. Yo, kasi pag tinranslate mo naman eh. Ah. Yung doon ako ano eh. Doon ako nahihirapan sa mga ano eh, sound effects minsan eh. Ano yan? Ano, Raymart? Mas ano, pangit kapag walang sound effects, parang tahimik lang. Oo, kagaya nito. Bigla siya lumitaw. Ano ba, lumitaw siya bigla, di ba?
Dong. I like this ano, kung paano lang to. Dito. Kasi lalo na sa paglalagay niya nung don sa likuran. At saka ano, nag-exceed yung character for both ano, for both panels. So hindi lang sa panel kung saan siya originally, yung reactionary panels sa baba is parang konektado din. So I like that. I like that panel a lot. Galing ano? So ito ba yung favorite mo? Yes. Ah, ito yung sense. Nakikita ko kung bakit eh. Ngayon, ang pangalawang tanong ko sa'yo, since nakita na natin yung pinaka-favorite mo, ano yung pinaka-ayaw mo? Ayun. Good question. Chapter 7. Chapter 7. Ating silipin ayaw mo yan. Ba siya dahil sa scenario na kailangan mong i-drawing or ayaw mo siya dahil ayaw mo lang i-drawing yung ano? Kapal lang sila dun. Diyan din ako nahirapan nung ano eh. Yung ginagawa ko yung storyan niya yan. Hindi ko alam ano ko haba yung storyan yan eh. Ito yung episode na ano, yung parang kailangan mo lang talagang gawin. Kailangan mong isipan ng parang mga nung ano, nung parang filler. Oo. Bali, ano, di yung ano lang naman, yung bali naglalakad lang sila, yun yung ayaw ko. Pero yung bandang kule, gusto ko na yun. Mm-hmm. Alam nyo, bakit? Basta tingnan nyo na lang. Okay. Upadaan na natin. Ano ba to? Si Robotron ba to? Yung naka-shorts lang. Apo. Dapat nga po nakahubad siya dyan, pero stricto ako. Ayos na yan. At kita pa rin yung ano niya. Sa webcom PH, okay. Pwede mong gawa ng version na ano, walang damit. Censored mo lang. Ito talaga si Jim. Ginawa mo adult. Okay, so daan na natin. Ito parang parang inspired siya sa ano sa Dragon Ball Z, yung capsule na style na mga dome structures. Dome structure yung bahay nila. Bali may ano siya, we, backstory kung bakit paano niya nagawa 'yan. Ah, okay. Ano man base dito? Nalimutan ko na kung paano magbasa eh. Basta alam mo bang basa dito o random mo lang na sinulat? Monsta. Japanese po siya ng monster. Ah, oh, Monsta. Okay. Ano? Oh. Monsta. Kaya nga, Monsta. Monsta. Oh. Nalimutan ko na yung Japanese ko eh. Monsta. Nandito lang yun ah. Daan na lang natin. Medyo mahaba rin pala to. Ano, hayop ka. Papatayin kita. Pansin ko rin dito, ginawa mo siyang yung webtoon format, di ba? Ganda eh. Yeah. Inedit mo pala talaga. Oo. Kasi nung nasa manga ano siya, parang di ko maintindihan eh. Like ganito, mga ganito. Oo. Oh, yung mga manga format kasi. Pang manga format, oh eh. May punto naman si Raymar doon. Kasi mas marami kang freedom pagdating sa ano sa webcomic format dahil pababa lahat. And then, hindi mo na kailangan isipin yung pacing ng kada panels mo. Diba? Nagtitake po ako ng 2 hours para lang mahiwalay. Para mahiwalay. Ika-cut mo siya. Ipe-paste. Itong character na si Dragon Fury, mayroon siyang hiwalay na series. Tama ba? Apo, spin-off. Spin-off pala. Kaya pala meron kang poster na Dragon Fury. Akala ko, ano, nung nabasa ko siya, parang Dragon Fury din ito nung isang series. Okay, spin-off pala. Okay. Pala sa kwento po nun is, ano siya, background story naman niya. Lihim na templo. Si mystery kasi na saan siya galing eh. Bigla lang nila nakilala. Hindi nila alam po saan siya galing. Pero malungkot po yung story niya. Ano, dinodrawing mo na ba siya? Dinodrawing mo na talaga eh, no? Oo. Yun yata yung coming soon mo na series eh. Apo, tatry ko po siya ng webcomic. Try natin, skip natin. Ano ba yung last? Ano ba dito yung panel na climax part? Ano? Taas. Okay, din natin. Ayan. Ah, ito. Ayan. Oh, ikaw pala dito. Tama ba? Ito ba yun?
Taas pa po konti. Taas pa, taas pa. Ayan. Ito. Ayan na. Ayan. Itong si Nicole. Yun! Saan natin si Nicole? Ito pala eh. Kaya pala ayan eh. Ayan na pala eh. Ito na pala si Nicole eh. Napapanaginipan mo na... Napapanaginipan mo na pala si Nicole dati pa eh. Hindi ka pa... ano, 5 years ago pa to ah. Oo. Si Nicole pala. Yun pala yun. Pangalan ng crush niya yan. Pangalan niya ng crush? Oo. Oh. Hanggang... Simula noon hanggang ngayon. Oo. Oh. Hanggang ngayon. Oo. Kamalikasyon na kami. Hmm. Isang araw, i-edit ko yung picture nito, yung mukha. Lalayan ko yung picture ni Nicole. A joke lang. Uy, ikaw. Joke lang. Alam ba nung real life na may character siya sa iyo? Oo nga. Ayan, magandang tanong. So, comics. Hmm. Alam ano nung crush mo na si Nicole. Alam ba nung real life Nicole? Na may idea ba siya? Alam ba nung real life? Apo, isang bali, dati po magkaklase po kami. Bali, nag-drawing din isang ano, pag-aaway nila dahil sa akin. Ganun. Ay, oh. Siyempre, nag- opo. Nagalit sila sa akin. Spoiler! Kinamitan talaga yung ano, yung love story, love triangle niya sa ano, comics niya, oh. Bali, may isa pa po akong character na babae. Bali, ano siya, parang love triangle din. Mm. Ganun. Mm, ayos. Sa series ko. So, itong si Nicole, yung love interest ng ni Little sa story, tama ba? Sorry, spoiler alert. Spoiler. Okay. Ah, you know, no? Mukha siyang ano, nag-blush siya nung nakita niya si Nicole. Oo. Tapos, yun na siya. Kinansyawa ng barga. Kinansyawa ng tropa. Tapos, syempre, ano siya, sa point of view ng bida, kumikinang-kinang si Nicole. Oh, kira-kira, kira-kira. Ching-ching. Pinadali ko talaga. Okay yan. Okay kaya. Ano bang year ba to? 2015 tama ba? Mga year 2015. Bali, yung nilapis ko po siya 2015, pero yung ining ko siya ay yung 2020 na. Ah, I see. May nag-a-attempt mag-tag kay Nick nating comment trend. May nagko-comment na Nicole dito eh. Si Nicole Ramos. Pa-shoutout Sir Mamuchu. Yun, Sir Mamuchu, shoutout mo daw sa... Ayun, okay. Mega shoutout sa yon Nicole Ramos at sa lahat ng Python tribe. Mali pala. Hindi ko din nasa pangin na si Raymond kasi ano yun, nakakalim yung dila ni Nicole sa comic pages. Si Nicole Ramos, matalim dila niya. Mm-hmm. Okay. Why not let's interview Nicole? Oo nga. Meron na siya series bakit eh. Pwede natin siyang... Pwede natin siyang interview. Nag-utapan namin yan. Meron po tayong phone patch. Reaction to parang, uy! So, pwede natin ano, invite agad. Oh. So, meron kaming special guest na ano, phone bakit patch. Bakit niya yan? okay. Meron pa ba kayong question regarding sa series niya? I-spoil pa natin sila. So, sige lang. Tanong ko lang ay, ilang episodes ang buong ano Electric Phantom? Electric Phantom is 30 plus 32. Ay, hindi ko maalala. 30 plus. Ah, okay, so wala ko. Oh, marami 'yun. Oo. Bawat book po kasi 9 chapters. Tatlong book po 'yan. 1837 lang po pala, sorry. 7. So ngayon episode 11 ka. Episode 11. So pansin ko pinapart mo na siya ngayon eh. Part 1, fourth, part 2, fourths. kinakat mo na siya. Oh. Bali, may special episode po kasi ako. Special. Show ko yung sa drum. Ah, ito special. Mm. Okay. Pag special chapter siya, hindi talaga siya dun sa, ano, dun sa story. Ano lang siya. Parang filler. Ganun. Filler episode. Filler episode. Ah. Lupit.
Buti ka pa may time ka. Filler episode, pero 4 parts. Oo, 4 parts. Buti ka pa may time gumawa ng filler episode talaga. Kaya nakakabilib to si ano eh. Si Raymond. It's like, yung nabalik na natin kanina bago tayo next sign on, di ba? Na kung meron mga matututunan lahat ng mga bagay ito sa webcom kay Raymart is yung consistencies at saka yung pagiging hardworking niya. Bali, ginawa ko po yung Shokoy sa drum special para makilala po si Shokoy sa drum. Kasi yung first episode po, ay first chapter talaga, first story talaga ng Monster is una nilang kalaban si Shokoy sa drum. Bali, hindi lang nasama sa series kasi matagal na po yun, 2012. Wala na po sa akin yung notebook. Balikin ako na lang po siya ng special edition. Okay. Pansin ko dito, parang ano na, ibang-iba na yung art style mo dito. Anong year na to nung dinrawing mo? Hindi man ibang-iba, parang ano na siya eh. Last month of August. Okay. Sige, pag-usapan natin kung paano mo dinrawing ito kumpara dun sa unang mong episode. Mamaya, pag ano, pag yung topic about ano na, yung technical na sa drawing. Okay, galing. Aha. Medyo malabo. Lupit. Ano bang favorite na ano ba dito na panel? Lagi meron dito yung special panel eh. Oo. Wala pa po dyan. Wala pa. Nasa next pa siguro. O dahil ano lang to eh. Part ano lang to eh. Part po siya. Yung favorite ko. Ha? 4 days kong pinaghirapan. Oh, galing. Bali, at, bali, kung sa manga, pag bukas ng isang page, double na siya, double-sided, parang ganun. Mm-hmm. Parang sa mga manga kapag okay to eh. Pinaghirap. Basta, sasabihin ko na lang po yung buong city, drawing ko talaga. Mm-hmm. So, pakita ko na lang po kung gusto niyo. Okay. It's like a centerfold na spread. Apo, parang ganun po. Gagawa. 2-page spread. Ano siya, sa next ano pa, next episodes pa. Tama ba? Sa part po, sa huling part. Okay, exciting. Abangan natin 'yan sa mga ano, mga manonood ng ating podcast. Bali, pag-release ko po niyan bawat 2 weeks po. Every 2 weeks. Every 2 weeks. Pero ano, tapos mo na ba siya? Na-drawing mo na silang lahat o naka-schedule na ba? malapit. Oh, ginagawa mo pa. Okay. At so hindi yung wala kang reserba tapos ano, ginagawa mo na yung ahead tapos sinabangan mo na lang na i-ready yung para for that week. Hindi mo ginagawa yung ganun? Ginawa ko po. Bali yung para schedule po ganun. Okay, good. Ganun din po ginawa ko sa Electric Phantom. Yan. Kasi yun yung ano eh, yun yung kailangan ng ano eh, mostly lahat ng mga bagitong comic artists is maintindihan nila na hindi yung basta pag nagawa mo yung episode 1 or chapter 1, ipopost mo kaagad. Hindi. Kailangan mag-ipon ka either 2 or 3 ano, issues. May buffer. Oo, para may buffer ka. Kunyari may kasakit ka or di kaya para meron ng ano, momentum. Oo nga. Para hindi ano yung ano para hindi ka mawalan ng mga followers dahil bigla kang tumigil ng mga dahil wala kang ano, wala kang buffer. Nawala ka lang ng ilang araw, makikita mo biglang bababa. Bababa na yung followers mo, ranking. Makita ko po ba kung anong pinaka-favorite kong drawing? Sige, please. Sige. Totoo, 4 days ko tong tinapos. Nahirapan din ako. Teka muna. I-share mo ba sa screen? Teka muna. Kailangan natin lakasin yung screen. Yun, yung ginagawa niya. Yun, Makikita niyo po ba? Okay. I see. Hindi ko bang ilalakalakin? Parang crowd, ano to? May crowd shot ba siya? Apo, cloud. Crowd shot talaga siya. Okay. Believe ako. Yan ang dedication and patience. Kasi gumagawa siya ng crowd shot. Maabangan natin yan sa anong ba yan? Anong episode yan? Sa part 4. Ah. May marirelease po siya sa October 30. So, yun. October 30, malapit na. Exciting. Abangan ko yan. Popromote natin yan sa webcom PH. Okay, so ano pa ba? Kung may tanong pa kayo sa series,
tanong nyo lang. Or let's else, check ating check natin ng ano ating mga comment section. Mm-hmm. Yes. And kaya handa ko na tong next song. Mukhang ano, may labanan dito ng hashtag Tinola. Hashtag Nick Mark at Tinola. Si Tinola. Bunsoy, panindigan mo yan, Bunsoy. Puyatan ako dyan. Marami ka na papaliwanan mamaya ang PC mo. O, oh, sabi ni Nicole Ramos, right, sige, Sir JP. Max Omega? May tanong daw. Yes, may tanong daw si Kapo Max. Yun, Kapo Max, idol. Idol, ako. Idol, ayan na, kaya, oy. Bayaan na natin yung pwede. May kibok yung puso ko, nanonood si idol. Tik. Rainier Paul Babaran, excited, pagsakan, pilot episode Secret Street. Yako sa bagay, ano? Ano ang kryptonite ni Litter? Good question. Good question. Kryptonite, kung anong weakness? So, weak? Parang Superman, di ba? Superman. Anong kahinaan niya? Kahinaan po niya. Ito po, bali sa chapter 2. Naku, spoiler po. Spoiler alert. Na-mention ko po siya na nanghihina siya sa sinag ng araw sa mainit. Parang ganun. Sa mainit na araw. Ah, sa mainit na araw. Okay. So, parang kaya kapag tanghal. Parang vampira, ganun. Ay, hindi siya pwede makipag-away ng tanghaling tapat? Opo, parang ganun. Okay, dapat medyo gabi o umaga, ganun. Ay, pala yung weakness. Ano yan? Ano, lahat ng monster ganun o siya lang? Siya lang po. Kasi yung kapangyarihan po talaga niya is darkness. Ah, okay. Interesting. Kaya pala. Spoiler spoiler po tayo. Spoiler alert. Si Trey sabi niya, si Nicole daw kahinaan niya. No? Kasama na yun. Kasama na yun. Kasi pwede rin sila yung kakalakasan. Si Nicole both weakness pala. And strength din. Yung nga lang, pag nasaktan si Nicole, hala, patay na. Tapos ang haling tapat pa nangyari, patay. No. Nangyari yun. Alright, follow-up question. Ang sabi ni Trey, kung meron daw hidden ano episode, secret scene. Kung meron daw secret scene, sabi ni Trey. May follow-up and see yung Yakap Kimochi! Ano ba ibig sabihin ng hidden scene? Secret scene. Alam mo na yon. Secret scene. Kimochi! Yamete! Kimochi, yamete! Hindi mo siya i-release kung soy ng ano sa webcom. I-release mo siya sa ibang website nang may password protected tapos under ano, kailangan magbayad sila. Yun yung mga secret scene. O kaya sa webcom adult. Web komado bugado tapos ipa-password mo para ano lang fans lang makakabasa. Pag-iisip ako. No. Ano Jelani? Ano 'yan? Follow-up question ni Kapo Max. How does ano daw paano daw ihahandle ni Little yung weakness niya sa sikat nung nung mainit na sikat ng araw? Bali may gagawin akong storya kung paano niya malalabanan. Yung kind weakness niya. Bali yung sa the last one kasi, may nakita kayong costume niyang kulay dilaw. Bali gadget siya ni Robotron na kung ano siya, kapag nakasuot siya nun, hindi siya matatablan ng init ng araw. So, ano po? Payong ba yan? Papa. Spoiler alert. I mean, yung suit niya do sa the last one, yung red na kapa, is ano siya, gadget siya mula kay Robotron. Ginawa niya yon para protected siya sa mga weaknesses niya. Ah. Okay. Magkakaroon ng sorry. Addressing yung weakness. Sorry, spoiler to eh. Spoiler! Pero, nabanggit mo na yan sa akin nung ini-interview kita eh. Okay. Okay lang, okay lang yun. Okay lang, ewan ko sa viewers natin. Pero actually, may PNM akong special someone.
Kaya special someone. Kaya gusto niya mag-guess. Yun, pini-M agad. Ngayon? Ngayon? Ngayon agad? Nakakalap ko naman ano magyayari dito ah. Kung pa-onlakan niya tayo. At ako eh, masarap ang higa sa aking kama. Papay na ang ilaw. Kung may electric fan, sarap. Sana all. Mike D, JP, pabana tayo. Mukha atang alam natin kung sino yung guest eh. Halika na, pabana natin. Oo, tayo na. Oh, iwanan na natin. Iwanan natin sila si Raymart. Siya kayo yung isang maakyat. Papatayin ko na yung ano ko, yung video ko. Biglang ganun eh. Okay, na lang muna mag-usap. Oo. Maakyat ba? Ano ba, papasok ba siya o ano, Mochi? O ano lang? Kinakausap mo pa. Habang kinakausap ni Mochi. Kino-convince pa daw. Kino-convince pa. Si ano, si... Okay, napatahimik si Raymart eh. Nakikita mo rin yung promise na dito. Unang palang bagay na dito sa piscina. Actually, nagda-download na siya nung app para makapasok mo siya. Ayun! Ayan, ayan. So may app nga na. Sakto. Sakto yun sa ating ano, sa kanta. Dahil syempre kakantahan yung ano. Ni Raymart Bayang ang ating ano. Dapat meron tayong pag-aalaya ng music. Tama. Oo. Pero ano, Teka, anong ba yung sunod na kakantahin? Ayun. Oh. Na-mention sa GC eh. Nawalaan po ng isang member ng GC. Kung ano yung kakantahin ko. Ala? Nahulaan niya bigla eh. Manghuhula eh. Ano nga ba? Hindi ko yata nabasa eh. Sino ba? sabi ni Michael ano Lara dapat daw duet. Ayun, magandang idea 'yun. Ano, abangan natin umakyat. Abangan muna natin umakyat din ano. Pero duet sila. Pero ano, ano ba para may prepare ko na ano ba kanta 'yon nga pala habang hinihintay natin si ano si Mystery Girl. Si Mystery Lalari Girl. Pala, ano? Mystery Boy pala no. Ano? Si Eric Trello nagpapa-shoutout sa mga ano, sa mga koneho. Ayan, mega shoutout sa Trimong Koneho. Sipag-sipag tayo. Sipag-sipag tayo. Gawa lang tayo. Meron kami activity, yung Agihaw Face activity, gawin niyo lang. At i-compile natin. Agihaw Face activity. Simple lang ako. Ano nga pala Raymart yung kakantahin mo para ma-type ko na sa screen? Alam lyrics ah. Kaya kantahin ko rin kahit hindi ko alam. Ang Buwan. Buwan. By JK. Tapang! Buwan ni ano? Yun yung pagkinanta mo, matatiyong ka talaga. Ni Juan Carlos? Buwan. Bilog na naman ang buwan. Yun ba yun? Hindi yun. Buwan na yun eh. Maghahalata tuloy yung panahon na natin. Yung pago. Sa ilalim ng kurtina ba yun? Sa ilalim ng buwan? Yun pala yun. Itong buwan ni ano, Juan Carlos. Oo. Okay. Yun. Try natin. Meron siya sa ano, sa Covers PH. Pamatay, ano yan eh? Pamatay Adam sa Apple niyang kantang yan. Practicein lang natin. Di-practicein. Tignan natin kung okay yung ano niya. Mukhang okay naman. Sige, kung ready ka na ano, siguro mamaya hintayin lang natin ang ating special ano, Mystery Girl. Ay, talaga girl pala. Kilala na natin kung sino to. Girl lalo. Pero tayo kakausapin ni Raymart pagkatapos nito. Pinagpapawisan na si Raymart mamaya yung sando niya. Mamaya, wala na. Halusin niya na. Teka muna, habang hinihintay natin, ipasok ko na kaya yung ano, mga, ano ba, may tanong pa ba kayo nga pala sa series? Gusto niyo pang pag-istoryahan ng series niya? Ako lang, ano, I'm looking for more forward sa mga, ano, sa gagawin ni Raymart. Kasi, the more na pinanonood ko yung simula niya, nung dati pa, hanggang sa ngayon, nakikita ko talaga yung growth niya as an artist. Hindi lang ako natutuwa sa work niya mismo, natutuwa ako kasi nakikita ko yung growth niya. Good job. At ano ba? Nahulog yung mic ko. habang kinukumbinsi ni admin Mochi yung ating Mystery Girl.
Tingnan natin. Mystery pa ba to? Para kilala na natin kung sino. Kung kunwari pa tayo lahat dito sa taas, eh. Alam mo na kung sino yun. Itago na lang natin sa pangalang ano, Nicole. Oo. Teka muna. Kung gusto nyo, padaanan ko lang itong latest na news uli. Go for the news. News. Okay, go. Mga boring na news. Hindi naman ito boring. Ano yun? Ang sabi mo, Chi? Ano yun, Machi? May sound effect. Sound effects. Dapat pala nagpe-prepare din ako ng sound bites ng ano. Okay, so itong si ano, si Admin Kutaro ay may pakulo na bagsakan sa October 25. So same siya dun sa ano, sa Rambulan event natin nung kailan ba yun, nung last month, nung September 29 Rambulan. So ito naman gaganapin sa ano, sa October 25. So si Miss Nicole Ramos ay ano, siya yung in charge sa pag-create ng ano, ng banner para sa October 25. So kung sinong ano gustong sumali, i-message nyo lang si ano, si Miss Nicole. So i-send nyo lang ang ano ba, basahin ko nga. So hello everyone sa mga sasama sa Rambulan sa October 25, the deadline of submission ng inyong mga MC na naka-Halloween costume is on or before October 17. So sa next Sabado na. So fill upan nyo lang itong form sa baba, then send me the private message kasama ang inyong MC. Kinakailangan na white background o transparent background and PNG ang type. So kailangan nyo lang ilagay ang name ng main character, series ng inyong MC, at siguro halos same din to dun sa ano, sa banner ni, sa banner event na Jam, na naka-Halloween costume. Siguro iba, i-recycle. Gagamitin na lang yung kanilang ano, yung entry din doon sa ano, doon sa kay Jam. Ang kay Jam kasi dapat ano, whole body. Pero ito naman kahit hindi. Ang alam ko, tama ba? Kahit hindi siya whole body. So, yeah, salin na daw kayo, sabi ni ano, ni Miss Nicole. Okay, so yun lang. Ano na Mochi? Ano nang nangyari? Kamusta ang ating guest? Oh, dahil nagbabay time ako dito para lang hindi siya maka-join kasi may technical difficulties. Okay, so okay lang yun. Habang nag-join siya, dami pa akong naka-reservang balita. Ito, padaanan ko lang ng isa to. So, sa Wolf Tribe naman, padaanan ko lang. Marami tayo maipakita ngayon. Oh, tama-tama. Mga balita para sa iba't ibang tribe, ano ginagawa nila. Libreng shoutout sa mga iba't ibang tribes dyan. Mula sa Wago hanggang sa Python, hanggang sa Wolf. Mm-hmm. So, ito yung ano, ito naman sa Wolf Tribe, ang event nila. Meron silang, ano ba to? Wolf Housing. So, tinatawag na ng lobo ang mga kapwa natin, mga ka-webcom, kinakailangan namin ang tulong nyo. Nandito na lahat ang Wolf Posse ng Wolf Tribe. So, all you need to do is look at all of the OC down below and react to your favorite one. So, yun, kailangan nyo lang mag-react dun sa, ano, sa mga pictures nila o sa mga drawings nila. So, yun, puro mga wolf. Yes. Tao, ha? Lupit. Ito yung sa wolf girl. Wolf girl din. Ito malupit. Ano siya? Pang palaban to. Gusto ko yan na. Yeah. Ito lupit to. Parang ano siya, meron siyang dark aura thingy. Para titira siya ng... I like it. Oo, malupit. Kanino ba to? Sinabi ba kung kanino? Kay sa Ragnayan. Oo. Alupit pala niya mag-drawing din ng color din, no? Dapat ako-colored siya lagi.
Oo, oh, kaso matakaw sa oras ang mauler. Oh, Wolf ka nga pala. Alin ba yung sa'yo dito? Tama na. Ito yung, kalala ko to. Kaya ano to, kay Hiro Yugi. Oh, alam ko yung style, art style niya. Mm. Sa Sira. Ito kay Jer, ano, name nun? Letter J, si Jezreel? Jezreel. Jezreel ba? Jezreel, o. Ed, di ko sure kung kanina. Okay. Pero galing. I like para it, I like it. Para siya yung nasa One Piece, yung naka-ano siya, yung armament haki. Armament haki? Armament haki. Ito naman. Ikaw ba to? Sa'yo ba to? Hindi po, akin yan. Okay. Dahil akala ko kasi yung jacket. Naka-jacket kasi. Akala ko na naman talaga yung jacket eh, no? Pag-tripa na naman yung jacket eh. Pero kilala mo kung sino gumawa nito. Hindi rin po eh. Okay lang. Ano ba? Nakasulat ba? Sa post ko lang po kasi nung unang nakita yan eh. Mm. Ito si Moonie Time siguro to. Ay hindi, si Moonie Time ba to? Ano bang ano ni Moonie Time? Okay. So, ito naman. Maganda to. I like it. Magaling yung pagkakadrawing niya ng ano. Pati naalala ko yung ano eh. Dahil diba... dahil gray kasi siya, naalala ko yung sa Ghost Fighter na si Taong Yoko Lobo. Si Kurama. Kurama. Dahil silver din yung ano niya, balahibo niya. Ito, naka-dirty finger to. Pasa naka, naka-middle finger. Middle finger naman, baka naka-ganal lang. Sorry. At ito, kilala ko to kay Michael to. Okay. Halatang kay Michael yan eh. Alam mo na kagad kay Michael yan. Alam mo yung style eh. Yan na may character eh. Oo. Kay Michael Malaklipsis. Ito ay not sure. Sino kayang ano nito? Artist nito. Ito ay nakaano siya. Costume siya ng ano yan? Wolf. Ito naman, Wolf. I like the inking. Ganda yung ano. Yung hatching. Parang Deadly Sins yung reference niya. Yan na. Pumasok na. Yan na. Dito na. Kada ba na kahihintay na natin yung mga fans? Ang tambalang... Simulan niya na po, guys. Ray Cole. Yan na mga hashtag. Hashtag na. Pumasok na po. Kailangan natin... sige. Tignan natin. Tignan natin kung... Baba muna tayo, guys. Break time sige muna. Iwasin muna sa labas. Babay na po. Breakfast muna. Iwan muna si Raymart. At sige, si Raymart. Ikaw muna yung mag-drive. Okay. So, hello po, Miss Nicole Ramos. Kumusta ka po? Wow naman. Si Miss... Hello. Wow. Hello. Hello po. Kumusta? Kumusta po? Magandang gabi. Magandang gabi. May nakikita. Pwede bang i-move ko yung... okay. Papalakihin ko lang yung picture. Okay. Picture nila. Sila yung palakihin mo. Hindi ko kasi mapalaki yung picture ng ano eh. Dito sa Google Meet. Hindi ako marunong. Paano nga? Sayang. Okay. So, anong ating gagawin, ano? Sasabihin ka ba? Magdudu-duet sila, di ba? Magdudu-duet nga pala. Oo nga pala. Kakanta tayo. Pero ano? Teka muna. Bago ang lahat, kailangan nating i-add si, ano, si Nicole sa, ano, sa Watch Together para kung gusto niyang sumabay, copy. Kasi kay paste ko sa message. Message ko siya. Naka-phone lang ako eh. Okay lang yun. Ano lang? Okay naman, naka-phone. Ayos lang yan. Okay lang yan. Hey, Nicole. Hey, Nicole. Musta ka dyan? Anong oras na dyan? Pilipinas na nga pala, di ba? Kamusta yung floor planning? Napasa mo na. Okay. So, itong ano...
So si Miss Nicole yung in charge sa ano, sa ano nga yun, sa Pinoy Creator Festival Award. So coming soon siya, pinaplan siya pa lang sa December 25 yun. So ano lang, antabayanan nyo lang yung announcement. So meron tayong parang mala ano yung mala famous mala awards night na event sa 25. So meron tayong mga best in drama, best in rom-com, mga ganun. Pero yung details announce natin. Kinaano pinaplan siya pa nila yung mechanics eh. Ito mga admins natin, madami pa kulo eh. Pero anyway, Raymart, gusto mo nang umawit? Awitan mo na yung ating ano, ating mystery girl. Mystery girl na hindi na mystery. Kinikilig ako. Kinikilig ako. Pwede bang umihi? Pwede bang umihi mo na ako? Dahil kinikilig ako eh. Oo. Up muna tayo. Hayaan muna sila dyan. Ano, turn off muna camera tayo. Naihi ako eh. O nga, para pumunta sa kanila yung focus. Oo, focus sa kanila. Ano muna? Break time. Turn off ko muna. Sabi lang may love team eh. The stage is yours, guys. Bahala kayo dyan. Whenever you're ready, play that song. Naging dating show bigla. Kinakawa na nakatop to ah. Tinatay ka kung sabi ni Raymar pagkatapos ito. Sinasabi ko sa inyo. Pero kung ready ka lang ano Raymart, pwede mong i-play yung music kung gusto mo. Dun sa Watch Together. May control ka naman dun eh. Gusto mo lang mag-start kumanta. Awitan natin ang ating ano, ang ating mystery girl Nicole. Sabi kayo sa akin. play mo lang kung gusto mo. Nakikinig lang kami. At ano? Mabagal lang yung ano ko. Gusto mo, play ko na. Kung gusto mo, play ko na lang. Sige. Manalo lang. So, ladies and gentlemen, Mr. Raymart Bayang. Baka di ko kasi marinig. Koy sa'yo, ikaw at sa'kin. Ay! Nasira ata yung mic mo. Nicole, magpakita ka. Ilalim ng puso. Medyo ano ka, chopping ka ng konti. Static. Bakaya. Huwag mo sigurong hawakan yung mic. Camera mo na. Tagay pa.
Backup singer muna. Dala na yun, baka masunog yung webcam ko. Nag-lay na bigla. What time I can. Beer pa nga, table 9. Tagay pa. Naglaklak na yung wine dito. Crispy pata sa table 7. Crispy pata sa table 7. So, i-drink natin si Tenol, ah. Para ano? Sisig daw sa table 6, sisig daw. Sisig. Sisig. Ano? Very much po. Salamat. Thank you, Bonsoy. Hindi ko siya pinit yung sound. Oh, medyo ano siya, medyo parang static yung ano. Tapos ko lang to. Medyo static yung tunog. Para may nagbubuyunan niyog. may nakakaskas. Oh, yung nakakaskas nun niyog, diba? Sa palengke. Parang ganun eh. Try mo nga magsalita ulit, ano, Raymart. Baka ano lang. Hello. Yun, okay naman eh. Bigla siyang baka pag hinahawakan mo yung mic, baka nag-aano siya. Try mo magsalita. Hindi, teka. Hindi, mi-mute siya ni ano eh, ni Mochi. Silang dalawa ni mute. So wala na yung parang nagkakadkad ng nyog. So ah, okay. either sa kanilang dalawa 'yon. Oh, sa kanya nga. Kay Raymart nga. Kay Raymart, oh. I think parang may feedback galing sa audio feed sa kanyang mic piece baka, or something. Gumagamit ka ba ng speaker dyan? Sobrang pindi kasi ng puso si Bok. Ay, yun, nagpipidback. Talaga nagpipidate. Chug-chug. Pag talagang mahal na mahal mo yung kanta, nagre-resonate talaga. Pati yung ano, yung transmission, nagsastatic. Ang lakas ng nen. Oh. Ng Riyatsu, Nen Riyatsu, Chakra, Ki, lahat na. Lahat-lahat na ng lahat ano na eh. Ng kapangyarihan sa mundo. Pati ano, pati quirk. Okay. Bumaba na si Nicole, parang ano ah, nandiyan pa rin ba si Nicole? So,
Nikol, anong mo sa anong masasabi mo sa ano sa kanta? Sabi ako. Medyo choppy ka rin, Nicole. Ano daw? Galing nung static. Magaling daw yung static. Talin talaga na dila nitong batang to. Oh, para laki naman kayo nasa ano eh, nasa ano ba, sa Discord. Like kayo nagja-jamming na ng mga members. Mamaya uli. Mamaya uli, jamming, jamming. Oh, jamming, jamming tayo mamaya uli. Okay, so ang sunod ay balik tayo sa interview. Yes. So focus naman tayo sa kung paano mag-drawing si Ray Mart at kung ano yung mga tools ba. Yung tayo excited. So technicality naman ng ano ng paano mag-drawing, kung paano yung tools na gamit, software, hardware, lahat ng wares. So Ray Mart, ang unang tanong, anong unang tanong? Anong tanong mo? This is jam. Kailan ka pa nagkagusto kay Nicole? Ala, napakatagal. Iba tanong yun. Bigla sa tanong. Tatulog na ako. Nabigla sa tanong. Nabigla sa tanong. Akala ko po ba sa drawing tayo? Papunta na doon doon. Akala ko po sa drawing. Biglang ganon. Oo, kasi technical yun, naka-drawing yung Nicole. Naka-drawing sa ano dito, naka-drawing sa heart. Iba pa lang Nicole yun. Oh. But sounded disappointed ka ata, Nicole, na sinabi mo yun. parang... I'm not disappointed. Relieved. I feel relieved. Hindi parang ito nag-relieve eh. Parang there's a slight bit of disappointment and hoping eh. Ginagawan mo ako ng issue, kuya. Oh, wala. Wala ko hindi ako. I'm just seeing what I'm seeing. I see it as it is. So, pumasok na tingnan natin. Pumasok na po ang co-founder ng Webcom PH. Walang iba kundi si Jamaica Anitjor. Oh, gising na po at nanonood. Sis Jam! Hello po! Co-founder. Kung gusto mo, mag-join ka sa amin. Kung gusto mo lang. Akin ka rin dito, sis. Come on, mag-usap tayo. Ang co-founder ay anytime pwede mag-join. At, yun. Tungkol tayo sa ano sa pag-drawing ni Ray Mart. Ang tanong ay, kailan ka natutong mag-drawing? Pag-drawing is kinder. Ah, kinder. So, kagaya ka rin namin na nagdo-drawing sa likod ng notebook. Ganun. Hindi ko ugat na mag-drawing sa likod. Sa harap. Sa harap. Sa harap. Patapang. Patapang. Sa harap pala nagdo-drawing. Patapang siya. Hindi siya katulad natin eh. Takot tayo bakita nung teacher yung mga drawing natin sa likod. Kasi yung po yung talent nyo kung makikita eh sa likod. Kaya hinalik ko po. Malala ko tuloy sa akin yung ano, yung mga notebook ko. Ang drawing puro malalaswa yung drawing sa likod. Dinodraw. Pero hindi ako rin. Oo. Oh, pero hindi ako nag-draw yung maklase ko. Tapos nakikita ng teacher ko. Ako nadadali ng teacher. Nasisip pa yung maklase. Oh. Pero balik tayo kay Ray Mart. So, yes. Ano ba? Ano bang style mo dati? Pencil? Ball pen? Ano ba yung nung bata ka? Lapis? Mongol? Mongol o Jumbo? Mongol. Ang lapis na magaling. Mongol number 2. Yan ang lagi. Oh, yan. Yan. Yan ang kaibigan natin eh. Mongol number 2. Mongol number 2. Si ano si Nicole, ayun, naglalag daw siya. Eh bumalik siya sa ano, nalaglag, naglalag. Nalaglag siya sa ano dahil naglalag siya. May guest na ba tayo next Saturday? Oh, meron. Mamaya aking i-reveal kung sino, matutuwa kayo kung sino. Pero meron na. Nakausap na ako. Parang amoy katribo 'yan, ah. Katribo namin. Yung una kong kulok, katribo namin. Sabi ko na nga ba.
Pero balik tayo kay Raymart. Ano, yes. Meron ba kayong tanong about sa ano niya, sa drawing? So, itong ano, itong monster, paano mo siya sinimulan i-drawing? Anong gamit mong tools na gamit? Traditional ano, ba o? Kung pinanak si monster, yung sa notebook siya. Ah, yung pinakauna. Bale, doon ko po kwento nun is nabasa ko sa best friend ko si Raymond yung show ko sa Dam. Tapos nakulong. Bale, doon siya mag-i-start. So yung talagang track. Nasa track siya. Tapos nahulog sa nahulog yung drug. Tapos nakita siya ni Little. Yung try niya buksan yun. Bale, yung set ng comics ko is hindi talaga pangkita. Parang pang nakikita sa dyaryo. Yung ganong column na Bale, yung style ko naman nun is malaki ulo, liit ng katawa, parang chibi. Chibi, Parang ulo-ulo. Bale, may pinost din ako yung una kong style ng monster. Yung malaki talaga ulo. Ah, chibi siya, Pero ano yun, Raymart? Nasabi mo? Ay, malaki? Hindi pa sanay mag-copy. Bale, okay. Yun yung start. Talaga. Dahil na po, dahil tinamad ako mag-drawing, sinulat ko na yung kwento ng monster hanggang sa ending. Yeah, good job, good job. Yung monster, talagang ano, may ending na siya. So saan mo sinulat? Nasa notebook pa siya o nasa Google? Okay. Malupit. Yung kasi dapat dapat sulatin mo na yung story hanggang dulo. Dapat alam mo na yung ending para alam mo yung drawing ka na lang. At saka pwede mo dagdagan. Kasi pag meron ka na ng definite ending, tapos may middle, beginning, and end, yung mga in-between na lang ng mga chapters at mga fillers, yun na lang aalalahanin mo in the end. Doon ka na pwede mag-have fun at mag-enjoy kung paano mo gagawin yung journey. Mga fillers, yun. Hindi na sinasabi ni Admin Jam lagi, dapat laging umaari bago ka mag-start ng series. Dapat tapos mo, alam mo na yung ending ng story para hindi na yung tipong yung gagawin mo pa lang habang mag-drawing mo. Ito na rin po yung chapter. Medyo static. Okay. Yeah. Bali, na-share ko na po sa Facebook yung status ko ng paggawa ng comics. That's good. Cool. Dinodrawing ko na agad. Wala. Drawing agad. Oo. Hindi ka ma-art block pag ginawa mo yun Pag naka-layout na. Oo. Kasi is patient. Wala po akong parang wala po akong ganun Kasi kung tatagal ko, gumigip up agad ako. Kaya binibig ko lang po pag-draw para hindi ako parang hindi ako buta ng tama katama. Well, bagay na bagay ka talaga sa Wolf Tribe kasi hindi impatient yan. Tawag dyan, you're staying hungry. Gutom ka. Gusto mo matapos. And it's a good break. Po, salamat po. Kasi, master kasi, haba pa ng kwento. Hindi ko alam kung kailan matatapos to. Kakayanin mo yan. Kaya yan. Views. Pero ako, may tanong ako sa'yo Kasi, nagsimula ka, katulad mo, nagsimula din ako from traditional, tapos napunta ako sa digital. Ano ang pakiramdam mo noong nag-transition ka from that one media papunta sa digital? Ano ang nakikita mo na naidala mong skills sa traditional na nagagamit mo sa digital? At yung mga shadowings. Parang minamano-mano ko rin po yung mga art style dito na yung body anatomy. Ayun po. I see. Ano ba yung pakiramdam mo ngayon? Go ahead, sorry. Okay lang. Ano yung usual mo na workflow pag nagdo-drawing? Halimbawa, from start to end. Kung paano, from sketching
hanggang mapublish mo siya. Paano yung workflow mo? I-describe mo ako paano ka nagdo-drawing from start to finish. Kung okay lang. Bale, ano po siya? Paano ka ba i-explain? Bale, sinadrawing ko siya sa paper. Tapos, bale, tapos po, nakalapis pa po siya. Bale, i-scan ko lang po ito. Tapos, parang i-ink ko na lang po ito sa digital. Ano po? Ah, so sa band paper mo siya dinodrawing? I-scan ko po para i-ink ko na lang po sa digital. Ah, lapis siya. Okay. Okay, cool. Kasi i-ink mo sa digital. Okay pala. Oo. Tapos ano siya. Pero yung una, doon ka talaga nag-i-ink sa papel. Yung una mong mga... yung episode 1. Tapos kapag na... Minsan po, hindi ko na siya nagagamit na ng body anatomy, ba tawag doon? Anatomy, ha? Anatomy. Diretso katawan. Kaya po, hindi pantay yung mga mukha nila, eh. Sa kakatawan. Asensya na. Kasi wala yun. Wala na problema. Wala yan. Kasi, drawing agad. Kasi yung gagawa ka pa na ito, may paulit-ulit, ganun. Ayoko rin. Medyo tinatrypan ako. Kaso matatagal. Ayos lang yan. Yan ang discarte mo eh. And sooner or later, malay mo, the more na ginagawa mo yan, baka mag-drawing ka na lang ng basta-basta ng katawan ng walang correction. Kaya mo na yan. So, yan ang discarte mo. Napanood-drawing po kasi kung paano si H.L.Drum mag-drawing. Parang nagamitan ng ganun eh. Diretso katawan. Yeah. Idol na idol ko talaga yan. Naalata ko nga sa ano sa estilo mo. So sinatch ko ngayon yung episode 1. So ito yung traditional mo talaga na drawing. Pati yung ano yung mga speech bubble. Ano talaga siya, traditional. So matanong ko lang, ano ang gamit mo dito sa inking? Anong pen? Tech pen. Gel pen. Okay. Yung may gel. Ay, sarap gamitin ang gel pen. Hindi nyo lang alam. My God. Sarap gamitin niya. Para ka... kung ano yung mobility mo sa ball pen, pero ang lumalapag sa'yo, sign pen. sign pen. Tapos magpakinis pa yung papel. Yung ball pen, okay eh. Tapos pag may gel, parang ink talaga siya. Pag kasi nung bata tayo, pag nagdodrawin tayo yung sketch, ball pen, my gel, kaya paano ka, alam mo yung feel, no? Yeah, kasi ang maganda rin sa gel pen kasi mabilis siyang pag natiyo siya, kung gusto mong dagdagan ng kulay, maganda. Kasi ang ball pen naman, ang problema sa ball pen, kahit gano'n mo katagal yan, kailangan mo talagang patuyuin yan. Pag hindi natuyo yan, naglagay ka ng kahit anong marker or watercolor, sagad yung itim yan. Pati nag-ano siya yung dito sa ganito, kapag... Kumamarka dito. Kumakayat. Kumakayat. Tapos nagtatae pa yan minsan kapag pag mali yung ano mo. Yung dura? Yung tuldok na dura? Tuldok na dura. Litik na yan. Alam mo kagad na malapit na pumano yung ballpen mo. Pag nagda-drawing ka, makikita mo kagad yung tuldok na dura na yun doon sa inking. Pati nakakasar sa ballpen, di ba, pag estudyante tayo, meron ditong packet sa ganito. Pag mali yung lagay mo, maya-maya, magpo-flow siya pababa. Mainit kasi, di ba? Pakikita mo na lang yung polo mo dito, meron ng parang kinamaan ng bala. Dahil nagtae siya. Nagtae. May bagong logo ng school. May bagong school. May blue. Pag red, para ka talaga, may regla ka dito sa dibdib. Una makita mo item, tapos mayroon makikita mo mag-blue na yan. Okay, so ito ay... ang gamit mong software, pag halimbawa na-scan mo na siya, ay... Naka-mute. May nag-mute sa kanya. Mute. Sa akin. Okay. Sabot tayo sa akin, ha? May minute kaya ta ni Mochi. Si Mochi.
Oh, siya kasi ang ano, siya kasi yung owner ng ano eh, ng Google Meet eh. Oh. Hindi, ano, napapapin ko kasi ako kasi nakahiga eh. Cellphone ko kasi nasa bulsa, so, yun. yung video mo dyan, parang ano lang, parang scandal lang. Scandal video lang. So ano uli yung tanong nga pala. So ano yung program na ginagamit mo ngayon, Remark? Paint Toolsai po. Paint Toolsai. Eh, yung Paint Toolsai, gamit ko pa po hanggang 2012 na rin po. Ah, okay. Tagal na pala yun. Ito po yung muna kong natutunan, kaya hanggang ngayon, ito rin po yung gamit ko. Yan yung kikay na kapatid ng painter, kumbaga eh. Yung interface at saka yung ano niya, control niya. May pagka-painter yan. Ang pagkakaiba lang, ang painter, ang daming ano, brushes na kinakain yung memory. Malupit na itong part na to. Siyempre, madali lang po siya i-install. Madali rin. Aha, okay. So dito naman sa ano, sa latest mo naman, ano na talaga siya, yung pag-i-ink mo, hindi pala to. Mali na pindot ko. Dun sa Monster Series, yung latest episode. Yung ink, yes. Anong gamit mong tool na sa pag-i-ink? Ano ba, pen tab or daliri ba o anong gamit mo? Pen tab po. Ah, okay, pen tab. Tapos may tab ka dyan, okay. Anong brand kung okay lang malaman? Atribo. Big okay, po. Malupit. Ah, galing. Ah, okay. Gawa sa China. Ano ba siyang brand siya? Huyon? Hindi pala kita yung... Hindi pala kita nanonood yung screen. Mali pala yung ano ko. Sorry. Yan. Ayan. Ah, okay. Huyon. So ano yun, parang paano ka nag-practice? Dahil nung una ko kasing gumamit ng pen tab, kailan ba? 2019? Nung una kong gamit sa kanya, talagang nahirapan ako. Parang ano, halos sumuko agad ako dahil iba kasi siya siyempre kumpara sa ano, sa traditional na... Nagising yata ang anak ko. Traditional na drawing. So paano ka nag-practice? Anong practice mo dyan? Anong pakaramdam mo dun sa una mong paggamit ng pen tab? Last book, tapos ang iyan. Bali, yung ginagawa ko sa trad, ginagawa ko sa DJ. Siya parang di tumutog ba sa guhit mo. Kunyari, nag-straight ka, tapos yung sa screen mo, pukaring. Oo, yung ano yan. Merong technique ako na ginagawa dati, nung ganyan ang gamit ko, Bunsoy. Alam mo, subukan mo lagyan ng papel, pero hindi isang papel ha, lagyan mo ng ream ng paper na hanggat at least nararamdaman yung pen, tapos doon ka mag-drawing. Pag nagda-drawing ka, mararamdaman mo para ka nagda-drawing sa papel. Mas, mas mag-ano yung improve yung control mo. Kasi ano eh, tawag dito, dahil paninibago ka dahil plastic pareho. Madulas. Plastic surface mo. So, pag nilagyan mo yan na makapal na papel, na at least nararamdaman pa rin yung surface at nakakapag-drawing ka pa rin, mas maganda yung control na makukuha mo dyan. Papel siya. So, di rin nagtagal. Pero practice yan eh. Dahil ang sabi nila, pag ano, sa mga nag-i-start pala gumamit ng pen tab, ang gawin down nyo ay alisin mo yung mouse. Alisin mo talaga yung mouse mo at ang gamitin mong mouse ay yung pen tab para masanay ka sa paggamit ng pen tab. Mas kinagda-navigate ka sa ano, sa internet. O sa internet, gamitin mo yung pen tab. Dahil ano eh, para masanay ka sa paggamit eh. Dahil ano eh. Siguro pag ginawa mo yun ng mga ano, mga 2 weeks, okay, sanay na sanay ka na sa pagda-drawing. Pag halimbawa, nagpe-Facebook ka, pen tab pa rin gamitin mo. Ginawa ko yun eh. I-drawing mo daw yung comment mo. Yung comment, the drawing. Okay, so, ano pa ba? But definitely, kitang-kita yung difference between initial na chapter, yung episode 1.
Uh-oh. And itong episode 11 part, anong part ba? Part 2 of 4. So, kitang-kita yung differences dun sa outfit. Pati syempre nag-i-improve yung ano niya. Malupit ito. Pati syempre nag-i-improve yung ano niya eh. Yung napapractice yung drawing niya eh. Kaya, yeah. Nag-i-improve yung anatomy niya. And gusto ko yung consistency ng sound effects niya. Ta-da! Oo. Ganda, maganda. So, lapit ito. Ayun, yan ang gusto ko makita, yung sound effects mo. Ilalabas mo na rin doon sa panel mo. Kasi ano, may freedom ka na eh. So talagang ilabas mo yan para at least mararamdaman yung impact ng sound effects. Paano ka, ano, may tanong ako sa'yo, paano ka nag-iisip ng sound effect? Ano yun, parang, halimbawa, tugsh, parang iniisip mo lang yung tunog o ginagaya ka lang ba na ano? Ginagawa ko yun, halimbawa, ay point. Ayan, sulit ko, point. Inulaan ko lang din po. Inulaan mo lang, sa isip ko lang. Mayroong din pong magkakatunog. Kakatunog? Yeah. Ito, vlog. Medyo magulo yung ano. Okay naman, o. Nakano na siya, nabasa siya dun sa, ano, sa panel. Yeah. Kasi at least pag nilalabas mo rin siya sa panel, doon mo mararamdaman din talaga. Pag lalo na pag in-skew mo yan, tulad niya yung bra. Pag yan, nilabas mo yan, yung brag mo yan. Pag nilabas mo yan sa panel, tapos ano, parang skewed na perspective, ang lakas na natin din yan. Pero maganda itong ano, ginawa mo dito. Dahil ano naman, clear naman kung ano yung nangyayari. I love it. Lalo na yung ano, effect nung pagka-drawing mo doon sa smoke. Dito rin ako nahihirap. Dito rin ako nahihirapan dito sa mga ano ba 'yon, yung mga effects na may usok, smoke trail. Ano bang may may payo mo, Sir Mamuch, diyan sa mga usok-usok na ganyan? Pero ito yung parang ano eh, pag mga fighting scenes, ito yung napapaganda sa ano eh, sa mga scenes eh. Kagaya nito, 'di ba? Pag wala nito, parang wala lang eh. Wala lang, galing eh. Eh, gusto mo pag ano, mag-ano tayo, mag-call session tayo sa ano, sa general. Tignan kita ng tip. Yun. O, mahirap kasi siyang ano, i-describe eh. Parang, Hindi, pero kuha ni Raymart yung elements sa mga fighting scenes, lalo na yung ano, kung paano sa smoke rails, tapos yung after effects ng circle na yan, which is good, nagawa niya yan. Kulupit eh, Pero kung ako, kung bibigyan, kung ano, kung magkikritik lang ako dito, kung dinagdaga mo lang din ng puti doon sa, ano, sa right side, na usok din, na at least asymmetrical, mas maano yung impact niya kasi parang tingin mo talaga nandun ka. Kasi, nag-ano, nag-forma lang yung usok. Pero, etong ginawa mo dito na composition mo dito is perfect na as it is. So, suggestion ko lang, kung dinagdaga mo lang yan ng konti doon sa gilid, it will add more doon sa, ano, sa effect kung gusto mo. Oh, pwede mo pang dagdagan dahil ano naman 'to, eh, digital naman 'to eh. Edit mo na. Teka, ano 'yan, Raymart? May sinasabi siya nag-stop medyo siya. Medyo choppy. Kasi yung po yan is sa nung September po siya na September push ko po siya ginawa. Bali, sasali ko siya sa ano, one shot contest sa plasma 'yun. Oo. Kasi putan eh. Kaya siya, ganyan siya. Bali may po siya eh, may tawag dito yung dodon ganun. Dodon. Hindi ko na nalagyan. Pati diyan. Pati rin diyan. I like it. I like this one. Ito yung mahirap. Hirapan ako sa ganito yung mga usok-usok eh. Basta lang ako nag- practice lang yan. Basta shape muna. Pati pag nababasa ka ng manga, matututo ka din sa ano eh, sa pagbabasa eh. Siyempre, ano eh, gagayahin mo 'yun. Lalo na sa One Piece, ang ano, ang yung One Piece, napaka ano noon, ang dami nung ganoon, yung mga usok-usok. Mahilig si ano doon eh. I like it. I like yung mga impacts mo dito. Very nice. Okay. So, ano bang oras nga pala dyan sa Pinas? Lapas na ba tayo ng dalawang oras? Napasarap hata tayo. Yes. We have been streaming for 2 hours 22.
Sobra. Okay, so dapat ano lang tayo. Napasarap tayo. Okay. Okay, so ano pa bang tanong natin regarding sa ano? Ano pala sa kanyang technique sa pag-drawing pati mga tools. So or else pwede na tayong ano, magkaraoke number 3. Tapos yeah, sa akin ano very clear cut yung mga ano niya, yung mga process niya. Excited talaga ako sa mga ginagawa niya dito. And I think there's room for more na pwede niyang gawin in the future sa comics niya. And I look forward to that. Definitely. Nice. Aha. So good job. So ano, overtime na tayo. Siguro dito tayo sa ano, sa okay lang 'yon. Enjoy naman eh. Dito tayo sa final song. Nicole kasi. Enjoy naman eh. Saya kaya ng ano, episode natin ngayon dahil may love team tayo. So, may mystery yung mystery girl ganyan. Okay, so bago tayo umabot ng 3 oras, let's move forward sa next song. Song number 3. Song number 3. Baka gusto mong ipasok ulit si Nicole para pakantahan mo. Do it kayo. Do it ulit. Ano yung ano song? Anong request? Tingnan natin. Yung favorite kong kantahin sa video, okay? My Way? Perfect by Simple. Okay, perfect. Perfect by Simple Plan. Perfect ng... Ano ulit? Di lahat kasi... Simple Plan. Simple Plan. Ah, okay. Karaoke. Sabi ni Michael, ano, Lara, 2 hours and 30 minutes na po. Overtime na po tayo. Okay lang. Isang song lang tayo. Tapos ano na natin. Puwet na yata. Ugasan na mga pinggan. Ugasan na mga pinggan. Ugasan na mga pinggan. No, wrap up na tayo. Ano ba maganda dito? Meron po tayo sa covers page. Check ko lang muna to. Dahil baka... may commercial pa. Bihira naman ito ng YouTube. Ito ba yun? May bulaklak. Okay. Sige, balik natin. At, okay. Check natin yung sound. Okay. Sige, ano, kung ready ka na, pwede mong i-play. Play mo na. Wait lang. Kaya yan. Kaya yan. Bumelo. Ladies and gentlemen, Raymart Baya. Yes. Rock na rock, ha? Bumababa lang internet niya. May static pa rin. May static pa. Kira na tayong mic ni Ray. Static na. Okay naman yung kanina, di ba? Oo, oh, okay yung kanina. Yun, umu-okay siya bigla eh. Oh, katahan na lang natin. Sigla ko ang kape. Sigla. Are you having fun? Shout out po ang mga
did back then. Oh man. Na-mute na pala si Raymart. Binul siya lang ulit siguro ni Mochi. Yeah. Na-mute siya ni Mochi. Alam mo naman. Problema ng isang bulta ni Mochi. Hindi, tinetest ko kasi kung kapag-minute ka tapos sinamute, makawala yung static. Pero baka sa pattern niya ng forward. I see. O baka pag nag-rejoin siya, o baka yung phone mismo, yung headphone. Baka pwede. Or yung headset niya. Headset. Yeah, so, kasi mabuti yung kakatik mo dyan. Meow. Meow! Gutom na ang pusa, mga kaibigan. Kaya yun naman gutom pusa. So, baka ano, unmute mo na si Raymart. Ba't mo naman umi-mute? Oo. Oh. Yeah, teka, unmute na natin. Bonsoy. Raymart, ikaw lang ang makakapag-unmute sa iyong sarili. Yes. Tama ba? Nakamute ka ngayon, Bonsoy. Bakit nga ba? Ba't nag-mute? Kasi doon sa static nga eh. Ayun. Ayun. Baka ano din, baka yung internet din siguro, ano? Probably. That is, that could be one. Pero okay lang yun. Okay, palakpakan muna, palakpakan. Okay, so ano pa ba ang ating gagawin? So, heading to outro. Outro na tayo. And, yeah. Sige, so bago tayo ano magtapos, pakita ko lang muna yung mga latest episodes sa ating webcomph.com. So marami tayong bago. Meron tayong Berserking, Pandadot, Rewrite. Pandadot, Rewrite, Let's Speak, Cajun Wars. Cajun Wars. Five Years Squad, Illuminati. Tatlo. Three episodes ng Illuminati today. Check that out. The Seventh Kingdom, Hybrid 1, Ragnarok, Chapter 7. And yeah, Ragnarok, Chapter 7. Title is The Shadow. That is the most recent uploads today. So check it all out at webcomph.com. And, perhaps you could type yung link ng monster na series Raymart Bayang down comment section at syempre video thread para as part ng ating outro para kung sino yung makakahabol and makakakita ng recorded video in the future they would be easily they could easily find yung all monster series ni Raymart sa ating webcomph webs. So please check it out. And don't forget to download it. I know you, everybody has download and to see man ang makakapanood ito in the future. Don't forget to download your own webcomph mobile app. It's available sa YouTube, sa Google Play Store. It's very light and So, okay. Next week ang ating magiging guest
ay bibigyan ko kayo ng clue. Ang clue ay ito. At ang isang clue ay yes. Aha. So ang Virgin ating, ba pa yan? Ang kanyang ano, ang series niya ay nagsisimula sa letter A. Walang iba kundi ang creator ng Akyat Bahay. Si Trevorkney. True name ni Trevorkney? Pwede bang sabihin? Si Trevorkney ang ating guest. Lang, si Tre. Trevorkney na lang. Trevorkney na lang yung kanyang screen name. So, keep natin yung kanyang ano, real name. Yung kanyang real name. Yes. So, next week. Baka maakit bahay kasi. Baka maakit bahay. Ano na actually, nasa vlogs na ng webcom yung actual name niya. Pati picture niya nga, nandun na din eh. Nag-face reveal na. Maski alam na natin kung sino talaga siya. Sisigaw pa rin natin. Ang siguro, ang challenge natin, ano, next episode ng kantunan, eh, kung paano natin ipapakita yung drawing niya. Na hindi tayo mapa-vlog. Ng inappropriate content. edi mag-download ka ng picture niya tapos ikaw na mag-censor. Yun ang papakita natin. Gagawin natin ano lang, puti-puti lang. Oo. Oh. Mm-hmm. Lagi may itsura ni Trey, yung picture ni Trey sa ano, kung nasaan man yung mga private parts, di ba? Yun yung pang-censor natin. Idea. Yun, gawin natin. Mag-edit pa ako dyan. Sige, pero okay lang. Exciting next week at Raymart, meron ka bang ano, parting shot? May gusto kang i-plug o batiin si Nicole ba o sino ba? Ay! Promote mo yung ano. Hindi ko natin yung pangalan eh. Mga tropang work ng ano, World Tribe. Lalo na sa mga kaibigan ko sa webcom, maraming salamat po. Ng promotion ko ng live. Salamat po. Salamat po. So sa mga host, mayroon pa ba kayong ano, final message? Okay. Masarap magkape. Masarap magkape. Okay. So sige po. Ano yun? Ako meron akong gusto sabihin ng last para kay Raymart. Sige, okay. Keep it going. Bunsoy, I love what you're doing. I love the growth that you're having. Keep it going. Maski maraming obstacle, maraming time na hindi ka nakakapagtapos, maski hindi siya consistent, you already have proven yourself to be the most hardest working dito sa webcom. So, pwede ka magpahinga ng konti and just take it slow. Dahil, ano, we're all looking forward sa growth mo dito sa ating community. Yun lang. Okay, so sige po, overtime na tayo at inaantok na ako. Marami pong salamat. Balik na sa week. Marami pong salamat sa mga... Hindi natin alam kung paano natin. Kailangan natin pagplanuhan kung ano. Marami pong salamat sa 12,000 pixels na nanood ng nag-stay sa 2.5 hours na podcast natin. So, see you all next week. At pag gutom ay magkantunan lang. Bye-bye! Ingat-ingat, guys. Ingat kayo. Thank you.